Narito ang benaman ng balita ngayong Lunes. Sitwasyon sa National Shrine and Parish of Divine Mercy sa Marilao, Bulacan at mga terminal ngayong Lunes Santo, tutukan. Yakapang taas presyo sa petrolyo, posibleng umabot sa mahigit 2 piso kada litro. At kay opisyal na tag-init na, gaano kaya katindi ang alinsangan ngayong araw? Magandang umaga mga igan, Lunes ngayong araw, March 25, huwag nang pauli sa pag-ikot ng unang ratsyada ng mga balita. Tatlong tauhan ng Philippine Navy sugatan sa muling pambobomba ng tubig ng China Coast Guard sa supply vessel ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon ito kay National Security Advisor Eduardo Año, dahil din sa pambobomba nasira ang Unaiza May 4 na may dala ng supply para sa ating mga sundalo sa 2nd Thomas Shoal. Sabi ng Chinese Foreign Ministry, legal daw ang kanilang pangharang sa mga barko ng Pilipinas. Itinigil na rin daw ng Pilipinas ang pangimasok at pag-uudyok. Gitawa ng ating pamahalaan ang China ang illegal, mapang-udyok, agresibo at mapanlinlang ang ginawa. Hindi rin daw mapipigilan at matatakot ang Pilipinas dahil karapatan natin ito. Nakatakda magpulong ngayong araw sina Anyo at ang National Security Cluster kasama si Executive Secretary Lucas Bersamin para gumawa ng mga rekomendasyon sa Pangulo kasunod ng panibagong pangaharas ng China sa Pilipinas. Ilang katapusan na yan? Oo, hanggang saan kaya hantong to? Parang ano, habang tumatagal, parang lalong... Nagiging-agresibo. Oo, nagiging-agresibo. Parang napaprovoke, parang gano'n. Saka tingnan mo sa lapit na yan, no? Tapos bubugahan mo gano'ng pressure iba ng na, tubig. Iba na lakas yan. Nung pressure ng tubig. Iba na, nila. Oh, basak dyan. Kaya nakakabasag na ng mga salamin yung ano nila. Tubig nila. Sa ibang balita... Naka-code white alert na ang Department of Health hanggang sa March 31. Ibig sabihin, naka-alerto at naka-standby mga ospital sa bansa para tumugon sa medical emergencies ngayong Holy Week. Nagpaalala rin ang ahensya sa mga motorista na uuwi sa mga probinsya o kaya'y magbabakasyon na maging maingat at nagdagan ng pasensya sa kalsada. Bukod sa pag-check ng inyong mga sasakyan, dapat ding nakakondisyon ang driver. May sapat na pahinga, hindi nakainom. Umiwas sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho, saglit na magpahinga at uminom ng tubig. Yan ang mga hindi sinusunod. Binabalita na. At huwag, dagdagan, huwag mag-counterflow ang mga kamote. Ang daming yung nagka-counterflow. Ang lalakas ng loob. Saka yung madalas yung nag-ano talaga sa phone, nako, yan o, isang kisap mata lang yan. Lalo na ho yan pag-traffic. O kaya, gumagalaw pero mabagal. Yun yung medyo mag-tune out ko eh. Baka madistract ka, doon magkakabanggaan. Mm-hmm. Eh, isang banggaan lang, haba na ng ano yan. Mm-hmm. Domino effect niyan. Mm-hmm. Doble, triple, ingat. Mm-hmm. Samantala, nakapagtala na rin ang mga kaso ng pertussis o whooping cough sa iba pang lugar sa bansa. Sa Taguig, 8 ang kumpirmadong kaso. Ayon sa LGU, lahat ng mga pasyente ay nagamot at nakarecover naman mula sa sakit. Naobserbahan din ng Pasig LGU ang pagdami ng kaso ng whooping cough sa kanilang lunsod. 25 na italang kaso roon as of March 22. Nakapagtala rin ang Bulacan ng 2 kaso ng whooping cough. Sa San Jose del Monte ang isa, habang taga Maykawayan naman ang isa pa. Pinatutukoy na ngayon sa kanilang provincial health office sa mga active cases, kabilang ang mga sanggol na hindi kumpleto sa bakuna. Paalala po sa mga may sintomas ng pertussis, maghugas ng kamay, magsuot ng face mask, takpan ang bibig kapag babahing o ubo at pag-isolate para hindi makahawa. Ano ba pinagkaiba niya sa regular na ubo? Oo nga, ano ba? Ang tunog iba. Para matinig. Para ka nabibilaukan, tapos non-stop. Diba? Ganun. Itong ano, iba. Ganun. Hindi, kasi... A-whooping. A-whooping ka. Iba yun. Yung talaga nauubusan ng hininga. Ah, talaga? Mm. Parang may hika pa, gano'n. Mamaya may paparinig akong clip sa inyo. Galing sa DOH to, ha? Ang karamihan tinatama ang babata. Sanggol lang, ano? Pinaka-vulnerable. Yung sinasabi yung mga hindi napabakunahan itong panahon ng pandemya. Hindi na kumpleto bakuna. Nakamamatay ba? May mga namamatay. Yung sa Quezon City, parang ilan ba yung namatay? Ingat po. Kasi kaya dapat pag nakita mo na, naka-isa, 2 araw ba, patingnan nyo na. At ngayong Lunes Santo po, umakyata ang unang hirit sa National Shrine and Parish of Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. At makakasama natin mula roon si Maris Umali. Maris, good morning.
Magandang umaga sa iyo, Ivan, at mga kapuso. Narito nga tayo ngayon sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy ngayong Lunes Santo. Sa totoo lang po, mga kapuso, yung Linggo after Easter Sunday pa ang piyesta ng Divine Mercy. Pero ngayon pong panahon ng Kwaresma, isa po itong simbahan na ito dito sa Marilao, Bulacan, sa buong Pilipinas, sa mga pinakadinarayo ng mga mananampalataya. Ano? At inaasahan nga natin na mamayang 6:30 ng umaga magsisimula na po yung unang misa dito sa Divine Mercy Parish. At inaasahan din na maya-maya lamang ay magsisimula ng dumagsa ang mga deboto at mga magsisimba dito sa simbahan. Sa Monday, Thursday at Good Friday o Huwebes at Biyernes Santo pa, inaasahan yung talagang dagsa ng mga mananampalataya at mga deboto. Inaasahan po na abot sa 1-2 milyon yung pupunta rito sa Huwebes at Biyernes Santo. Mamaya po may makakausap po tayo na isa sa mga deboto na napaghimalaan dahil nga po sa kanyang pananampalataya sa Divine Mercy. So yan ang abangan natin mamaya. Yan muna ang pinakasariwang balita mula rito sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy. Balik sa inyo, Evan. Maraming salamat, Marizumali. Susunod naming ihihirit. Ngayon, Taginit is officially in. Pasyalang ina din, hatid namin. Uy, para alam natin yan, ha? Palamig. Oh, at price check tayo sa Isda at Gulay ngayong Holy Week. Siyempre, malamang mahal. Oh. Ngayon naman mura, baboy, no? Sana, magbabalik pa unang hirit. It's not easy to uncover the truth. Madalas may mga nasasaktan eh. So bilang mga mamamahayag, kailangan mo ipaglaban yun. Lalong-lalo na dahil sa nagtitiwala sa atin ng publiko. And we serve the public through this profession. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang pinakamalaking misyon ng GMA Integrated News, dapat tayo yung kaagapay ng mga Pilipino para sa tamang mga balita, napapanahong mga impormasyon at sapat na kalaman na kinakailangan ng ating mga kababayan sa pang-araw-araw nilang buhay. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Yung mas malaking misyon ay yung ipaunawa sa mga nanonood, bakit tumataas yung presyo? Bakit nagkukulang tayo ng supply ng mga pagkain at maging bahagi tayo para sa tagarang aksyon sa mga problemang ito. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Sobrang cute ng pamangkin mo. Oo, mo rin. Ang talanta talaga. Wow, thank you, of course, Cloud 7 ng Jimmy Sparkle Artist Center. Alright, ito naman mga kapuso. Kakascroll mo eh, napa-invest ka na rin ba online dahil mabilis daw tutubo ang pera mo? Nako, mukha bang easy money yan. Pero easy rin itong maglalaho dahil ikaw pala ay naloko na. Ito nga at iba't ibang money problems at money talks, pag-usapan natin sa Money Fest. There you go. Okay. Yan yung nga ba ating segment na ito. Totoo, common sight to ngayon, partner ha. Maraming nahuhook sa investment program pero hindi na rin yan pinapalampas ng mga manluloko. Let's watch this. Nako. May kanya-kanya tayong experiences. Grabe, wala nang magtira sa akin. Paano dumaan na yung pera sa palo? Halina't mag-invest ang inyong pera tutubo ng triple in just 1 week. Sige. Sumali na po kayo. Yeah, maraming salamat po sa nag-share ng ating live. Ayan. Sige. Ito ba yun na 1 week lang to triple yung kita ko. Oo, Jessica. Totoong totoo. Ito nga, tignan mo. Maraming nag-invest sa amin. Hindi ba yan, Scott? Pero parang hindi. Ayan, tignan mo. Yan yung mga nag-invest sa amin. Na yumaman instant. Grabe, di ba? Instant? Uy, wow. Parang too good to be true to, ha? Kung ako sa'yo, sumali ka na lang. Malalaman mo. Sige. Ligan-ligan. Parang tinala kita. Uy ka. Hello po. Ayan. Ayan, so may bago na agad tayong member. May bago akong recruit. Yes, ka! Hello! Ito na! Pinangako namin sa'yo na uno mong payout. Malaking tulong to eh. Pero ano mo, Jessica? Kung gusto mong mas malaki ang kikita eh, kailangan mag-invest ka din ng mas malaki. Isipin mo ha, kung mag-i-invest ka ng 50,000 pesos in just 1 week, kikita ka ng 150,000. Ano, laki naman yata ng 50,000. Pabalik din yan. Maniwala ka. Sige. Salamat, salamat. Isipin mo, Cheska, in just 1 week, titriple yung kita mo dito. Magtiwala.
hindi ko siya nakita maghapon. Please try again later. Umabot na ng isang linggo pero wala pa rin. Hindi kaya na-scam na ako? Mga Iga, narito na. Checklist ngayong Lunes, Holy Monday. Mga kapuso, kung kaya pa, umabol na sa pagpapakrudo. Dahil big time ang nakaambang dagdag sigil sa mga produktong petrolyo bukas. Sa forecast ng kumpanyang Unioil, 2 pesos and 10 centavos hanggang 2 pesos and 30 centavos. Naku, mabigat po yan, yung taas sigil sa gasolina. 1 peso and 30 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos sa Mandao sa diesel. Hindi yan nalalayo sa tansya ng Department of Energy. 1 peso and 90 centavos hanggang 2 pesos and 10 centavos sa gasolina. 1 peso and 35 hanggang 1 peso and 50 sa diesel. Abang 1 peso and 40 centavos hanggang 1 peso and 50 centavos naman sa kerosene. Kung kailan bibiyahe ah. Para siguro hindi ka na bumiyahe. Traffic advisory tayo, kaugnay ng alay lakad papuntang Antipolo mula alas 6 ng gabi sa Huwebes Santo, March 28 hanggang alas 6 ng umaga sa Biyernes Santo o March 29. Sarado ang mga kalsada sa Tikling, JP Rizal Street, P. Oliveros, M.L. Quezon, Karigma at San Jose Street. Gayun din ang mga kalsada ng Silawis, Masangkay, Bonifacio, De La Paz, Daang Bakal, Marigman at Cabrera Road. Sarado rin ang bahagi ng Ortigas Avenue Extension mula rotonda ng kay Tikling paakyat ng Antipolo. Dito naman sa Metro Manila, sasamantali ng MMDA at DPWH ang roadwork sa mga pangunang kalsada ngayong Semana Santa. Magsisimula ito ng Miyerkules Santo, March 27 hanggang sa April 1 na. Kabilang sa ilang bahagi ng Commonwealth West Avenue, Luzon Avenue, Mindanao Avenue at Payatas Road sa Quezon City. May repair din sa bahagi ng San Mateo Road, Ross Boulevard, South Superhighway at sa EDSA Guadalupe. Kaya pala may mga parang kayas na yung kalye ngayon. Mm-hmm. Oh. Kasado na. Narito naman, dapat abangan sa unang balita. Bata patay sa salpukan ng tricycle at motorsiklo sa Mulanay, Quezon. 12 naman sugatan. At ngayong indineklara na ang tag-init, kumusta kayang supply ng kuryente sa bansa? Magbabalik pa ang unang hirit! Bukod sa pagiging patas, tungkulin ko na rin labanan yung kasinungalingan, propaganda na laganap ngayon. Hindi na sapat yung magbalita lang ng tama eh. Responsibilidad na rin naming hanapin at itama. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Bilang political reporter, constant challenge din sa akin na mag-aral, intindihin ang issue, maipaunawa ito sa mga manonood natin sa paraang makakaapekto sa kanila, sa paraang mahalaga sa kanila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Invested kami sa kwento. Nasa kaya si Kim? Kaya nga, Kim, nasan ka? Uy, pero ginalingan nilang dalawa, ha? Oo, at si Kim, makatotohanan. Oo, Kim, ha? Pero, may career ka dyan. Mga kapuso, characters lang po nila yan, yes. Ha? Hindi talaga scammer si Kim. Life, oo, totoo. Eto na nga, para makaiwas sa mga ganitong klase ng scam at mamamanifest natin ang pag-i-invest ng tama, kasama natin ang financial expert na si Tyrone Charles Solly. Good morning, Sir Good Tyrone. Morning, good morning po. Welcome morning. To Unang Hirit. There you go. Sir Tyrone, bakit ba maraming napapaniwala ng mga money-making scam na to? Oo, kasi karamihan sa tao gusto nila yung quick money, no? Yung mabilis ang pera. So that's why kapag nag-offer sa kanila ng mga malalaking returns ng investment, naiengganyo agad sila para pasukin to. Tsaka no, short term lang meron agad balik, di ba? Kahit ako naman eh, di ba? Maiengganyo ako mag-invest. Yes, naaakit ang marami kasi yung investment, do doble raw ang pera. Ilang linggo pa lang o kaya ilang buwan, no? Tapos ano bang tubo ng pera ang masasabi natin na too good to be true at yung legit? Okay. Siguro anything above 2% on a monthly return, no, kailangan busisiin natin to. Paano nila pinapatakbo yung negosyo? Paano pinapakita yung pera na ininvest mo? Kaya ba talaga mag-generate ng ganong kataas na return? 2% a month? A month. So,
Okay, kailangan lang busisiin. Kailangan okay. Busisiin. Alright. Ito, para aware po ang mga nanonood, ano ba yung madalas na scam na pwedeng ma-encounter? Or yung regular na pwedeng... Pinaka-common dito yung tinatawag natin na Ponzi scheme, no? Kung saan yung mga scammers na to is nangangalap ng mga investors, pangangakuha nila ng malaking return. Mm-hmm. Tapos sa umpisa, para magpatuloy ng investment ito is... magbibigay sila ng ibabalik. Return, ibabalik. Oo. Pero pagdating, sa una lang. No? Mga isa o dalawa po, no? Oo. Pero pagdating sa mga susunod na, wala ng return. Na. Maglalaho na lang ng parang bulay mga especially tao. Especially minsan, di ba, sir, may parang, kunyari, pag, uy, totoo nga, nabalik yung pera mo, yung susunod mo, lalakihan mo na investment, doon na sila mawawala. Ayun, mukhang speaking from experience ang ating partner, totoo, no? Yan, totoo. Ponzi scheme, iwasan natin mga kapuso, yan. Tips naman po, Sir Tyrone, halimbawa, may naipon kang kaunti, gusto mong palaguin. Paano mo po ito gagawin na nang hindi na isa-scam? Okay. Una, kailangan mong malaman kung ano yung background ng mga taong nagpapatakbo ng negosyo. Pangalawa, kung registered ba sila sa SEC or DTI. Mm-hmm. Tapos pangatlo, paano nila pinapaikot yung pera na yon, no? And lastly, kailangan bisitahin mo rin yung office nila kung nag-e-exist ba talaga. Baka mamaya sa internet lang yan. Pag binisita mo, hindi pala totoong dun pala yung address nila. Ang daming fake news sa internet. At saka lapitin talaga tayo ng disinformation. Yan yan, fake news, Sir Tyrone. At dapat talaga wag basta-basta magtitiwala, no? It's money that we're talking about. Yes. Other tips pa po para sa mga gustong makaipon naman. Okay. Sa una, kailangan mag-save ka muna ng 6 months no of your average monthly expenses para sa iyong emergency funds. Right. No, I ito yung that gagamitin too, yeah. Mo sa mga in times of emergencies tulad ng pag nagkasakit ka or nag-loss ka ng job, di ba? Okay. Wala ka ng trabaho. Tapos, after mo makaipon ng emergency funds, then pwede ka na mag-invest, no? Yun nga, katulad ng sinabi ko, kailangan busisiin mo yung company na pag-iinvestan mo, paano nila pinapatakbo yung pera. Okay, ayun. So, 6 months of worth of your monthly income, kumbaga, bago ka gumastos. Kahit gumagastos ka, dapat may nakatabi dyang 6 months worth of tama, your tama. Money. At kung mag-iinvestman, affordable loss lang dapat. Right, tama ka dyan. Thank you, Shaira. Good morning, UH Barkada! Good morning! Official na nga ngayon sa pag-asa, tag-init na. Kaya stay hydrated po at magdala ng payong ang mga lalabas ng bahay, mga Igan. Ito na naman tayo, Igan. Kanya-kanyang drawing na naman. Oy. Huwag sana kalimutang kulayan. Summer getaway reveal naman dyan, mga kapuso. Ayaw, okay, magpuro drawing. O sa ating UH shoutout today, i-shoutout na mga natuloy ninyong summer outing. Tingin namin ng pictures, ha? Malay nyo at matuloy na ang pinaplano ninyong summer escapade this year kasama ang inyong pamilya o barkada. Ayaw. At narito ang always natutuloy ang pag-upasaya natin every day. Kahit Lunes pa lang, simula na yan. Lynn at Mateo, good morning. Good morning! Good morning, bro! Good morning, madam! Haven't seen you in a long time. Good morning po, mga mamsen. Maganda umaga po sa inyo lahat dyan. Ito na po, mga kapuso, tag-init is here. And very, very excited sa ating kulayan ang summer na ito dahil napakatindi ito. Uy, okay to, Mateo. Ano pa nga ba? Siyempre, sisimulan natin ang Monday natin with a summer trip dahil it's summer saya dito sa Unang Hirit. Mm-hmm. Dagadad, nauna na po ang ating UH Barkada na sana Kaloy, Andrew, and of course, Genzel sa isa ng pinakamalaking water park in Asia. Wow! This is located sa Mabalacat, Pampanga. Look at that. One of the biggest in Asia. Hi guys, magandang umaga! At ang ganda dyan, ha? Good morning! Kamusta kayo dyan? Ayan. Morning guys! Hype na hype, ha? Ayan. It's summertime! Lynn, Mateo, happy birthday, brother Mateo! Happy birthday! At mga kapuso, Kaloy, Genzel, official lang ay diniklara ng pag-asa na summertime na. Kaya let's naman go! Ngayong Monday morning, may outing ang UH Barkada! Yes! Oo nga, at nandito nga kami ngayon sa isa sa mga pinakamalalaking water park sa Asia na matatagpuan lang dito yan sa Mabalacat, Pampanga na meron lang namang 38 attractions at napakaraming malalaking slides. 38? Nako, susubukan natin lahat yan. This is an exciting morning. Kaya naman simulan natin ang linggo ng masaya, chill, at syempre, well, let's get it wet. Basa tayo ngayong umaga, mga kapuso. Let's swim and slide. Kaya na, tara na! Summertime na sa Unang Hirit! Woo!
At Miss Lynn, kasabay ng pagpasok ng tag-init, of course, ngayong linggo, ginugunita ng mga kapuso ng mga ating Katoliko ng Holy Week po. That's true. Isang sa pinakamatandang tradisyon natin mga Pilipino ay ang pagbasa ng pasyon para gunitain ang pagpapakasakit at kamatayan ni Jesucristo. Tama po, at sa mga pabasa, always present ang ginataang bilo-bilo or in Bisaya, ang tinatawag natin, binignit. Binignit? Binignit na tawag talagang bagay-bagay para sa Holy Week. Oo. So pwedeng pagsuluhan ng mga namamanata at bumabasa ngayon. Ginataang bilo-bilo. Kaya mamaya ha, may surprise sarap ang ating food explorer, Chef JR, at sagutan niya ang pabilo-bilo sa pabasa. Susunod na sa unang balita. Sunog na naman sa Tondo, Maynila, ika-apat na sa loob ng 10 araw. Uy. At ilang biyahe ng bus pa probinsya mula sa EDSA, Cubao, nagkakaubusan na ng tiket. Magbabalik pa ang unang hirit. Sa lahat ng pagkakataon, dapat lagi nating kukunin yung lahat ng panig para makatulong tayo dun sa ating mga manonood na makabuo sila ng mas matalinong opinion. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hangga't dumadami yung Pilipino sa buong mundo, dapat nandoon yung GMA Integrated News para maabot sa kanila yung mga very important and timely information. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We will never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. 2024, simulan nating fresh ang bagong taon. As in, yung wala dapat iniisip na problema, ha? Of course, naku, marami sa atin may money problems. Kaya pag-usapan natin yan dito sa pinakabagong Money Fest! Alright, sabay-sabay natin i-manifest na ma-achieve natin ang money goals natin. At para mangyari yan, ang una nating dapat burahin ay ang utang. Nako, problema ng lahat. Yung credit card bill ko naghihintay. Pero may papakain tayo. Ako si Gwen. I'm certified fashionista, laging bida, at syempre, ang it girl dito sa opisina. Uy, girl, ang ganda naman ng bago mong bag. Mahal yan, no? Ano ka ba, girl? Syempre, mahal to kasi original to, no? Ako pa ba? Papahuli sa uso. Bukod sa bagong bag, may bago din akong phone. Ay, grabe. Oh, diba? Ito yung latest eh. Paano ka naman nakabili niyan? Eh, ang late-late ng nasahod natin. Ay, alam mo, girl, diskarte lang yan. Kinuruan ko muna. Kinulugan ko muna. Inutang ko, pero syempre, at least may bago akong bag and phone. Yes, I know. Wait lang, girl, ah. Kasi may tumatawag sa bago kong phone. Sure, sure. Hello, sis? Uy, Gwen, ano nang balak mo? Nakatagal na ng palaw kitong utang mo, taas-taas na ng interest? Eh, sis, basta magkita na lang tayo later sa mall. Doon na lang tayo mag-usap, okay? Eh, anong balak mo? Kailan mo ko babayaran? Alam mo naman, pinag-iikot mo lang yung pera ko.
Basta, later sa mall, magkita na lang tayo. Tapos, doon natin pag-usapan kasi may sale din eh. So, see you na lang. Later, bye-bye. Uy, Gwen! Dako naman, no. Kailangan ko na makabayan. Tumataas na ang interest eh. So, kaya ako pwedeng makautang. Magandang umaga, narito na ang mga unang balitang hatid ng GMA Integrated News. Ngayon, opisyal nang idineklara ang tag-init, magkakaproblema ba tayo sa power supply? Sabi ng Department of Energy, sapat ang supply ng kuryente sa bansa. Mahigpit daw silang nagmamonitor sa susunod na 3 buwan kung kailan inaasahan titindi pa ang init. Nananawagan din ng DOE sa publiko na magtipid sa kuryente. Fuel forecast naman, malaki ang inaasahan dagdag singil sa petrolyo bukas. Sa forecast ng UniOil, abot sa 1 peso and 50 centavos ang nakaambang taas singil sa diesel, 2 pesos and 30 centavos naman sa gasolina. Sa Hunyo, inaasahan darating sa bansa ang aabot sa 1,000,000 dose ng bakuna kontra whooping cough o pertussis ayon sa Department of Health. Sa ngayon, 367 ang kumpirmadong kaso ng whooping cough sa bansa. 25 ang naitalang namatay dahil sa sakit. Ingat po mga kapuso dahil nakakahawa ang whooping cough na isang respiratory infection. Naipapasa ito sa pamamagitan ng droplets na mula sa pag-ubo o pagbahi. Hindi kumbinsido ang pamilya ng 2 batang nakulong at namatay sa isang kotse sa Angeles, Pampanga sa resulta ng autopsy na isinagawa ng pulisya. Batay sa autopsy, suffocation, ang ikinamatay ng magpinsang sina Darrell Alibio at Marvin Bula. Duda rito mga kaanak ng mga bata dahil may duguro sa ilong ang isa mga bata ng matagpuan. Magpapatulong sila sa Commission on Human Rights o CHR para mag-imbisiga at i-autopsy ulit ang mga bata. Gusto rin daw nila makita ang buong kopya ng CCTV. Sa kuha ng CCTV nitong Biyernes, nakita naglalaro ang mga bata sa paligid ng kotse. At base sa imbisigasyon ng pulisya, nakapasok ang mga bata sa pinto sa passenger side ng kotse. Natagpo silang patay sa loob ng kotse makalipas ang mahigit 4 oras. Ang kotse ay minamaneho ni Perman Pamintuan na residente sa lugar. Nakaparada ito sa harap ng kanyang bahay na mangyari ang insidente. Una nang nagsorry si Pamintuan sa pamilya ng mga bata at sinabing walang may gusto sa nangyari. May panawagan naman ang pamilya ng mga bata sa mga tila nanguhusga raw sa mga magulang ng mga bata sa social media. Hindi ko gusto ng mga magulang na mamatay ang mga anak nila. Kaya dapat manahimik sila, hindi dapat sila kung ano yung dadaldal nila. Makapag-comment lang sila sa social media, mabasa lang yung mga comment nila, hindi nila iniisip yung nararamdaman ng magulang. Wala namang po may kagustuhan na mangyari yung ganun. Tsaka sa ibang mga magulang, lingabi po nila yung mga anak nila. Patay ang isang batang babaeng 10 taong gulang matapos magkasalpukan ng isang tricycle at motorsiklo sa Mulanay, Quezon. Sa investigasyon nitong Sabado ng hapon, 11 magkakaanak ang sakay ng tricycle na minamaneho ng kanila ring kamag-anak na 14 taong gulang. Nakasalubong nito ang isang motorsiklo, sakay naman ang 15 taong gulang na rider. Nagkabanggaan ng 2 sasakyan. Idineklara ng dead on arrival sa ospital ang batang si Clarivin Joy Paz. Hindi bababa sa 12 ang sugatan, patuloy pang iniimbisigahan ang insidente. Nasunog ang nasa 30 bahay sa barangay 107 sa Tondo, Maynila. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mag-alas 8 kagabi na magsimula ang sunog. Apektado ang nasa 50 pamilya.
Nasa 12 truck ng bombero responde matapos itaas ay katlong alarmang suno. Isang senior citizen naman ang binigyan ng paunang lunas matapos mahirapang huminga. Base sa datos ng BFP, aabot sa 700,000 pisong halaga ng mga napinsalang ari-arian. Patuloy ang investigasyon sa sanhi ng suno. Yan na po ay ikaapat na sunog sa Tondo sa nakalipas na 10 araw. Inanunsyo ng Bureau of Immigration ay titigil na nilang pag-issue ng arrival tickets sa electronic gates sa lahat ng international airports sa bansa simula April 1. Sa halip, makakatanggap ang mga pasahero ng arrival confirmation sa kanilang email address na nasa e-travel system. Ayon kay BI Commissioner Norman Tansingco, ito'y para mapadali ang proseso ng mga pasaherong gagamit ng e-gates sa paliparan. Nagpaalala rin si Tansingco na mag-register o i-update ang inyong impormasyon sa travel system. Bisitahin lang ang kanilang website na etravel.gov.ph. Taga po tayo ng report mula sa ating kasamang si Marie Sumali na nandiyan dyan po sa Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Marie is... Magandang umaga, Ate Sue, at sa mga kapuso natin, nandito pa rin nga po tayo ngayon sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy ngayong Lunes Santo. At ilang minuto na lamang mula ngayon, mamayang alas 6:30, ay magsisimula na po yung unang misa dito sa simbahan. At sa mga sandali pong ito ay tuloy-tuloy na po yung pagdating ng mga magsisimba ng mga deboto at mga mananampalataya para umattend nga po ng misa. Ngayon po nga Lunes Santo, inaasahan po ay more or less aabot sa 100,000 yung mga mananampalataya darating dito, no, para magsimba at syempre magdasal ngayong panahon ng Kwaresma. Pero sa simula sa Miyerkules Santo ay magiging bukas na po ang simbahan ng 24 oras para sa lahat ng mga nais magsimba, no? Para kahit na may trabaho pa ay makapunta pa rin po sila rito na bukas pa rin po yung simbahan. At inaasahan naman po na sa Huwebes at Biyernes Santo talagang daragsana yung bulto ng mga mananampalataya dahil aabot daw po sa 1-2 million ayon sa pamunuan ng simbahan ang inaasahang darating dito sa simbahan. At magbibigay lang po tayo ng ilang mga paalala, no, ng mga pupunta rito, yung mga do's and don'ts sa mga mananampalataya at mga deboto. Una po ay maging maaga sa pagpunta po sa shrine para hindi po tayo mahuhuli sa misa at sa iba pang mga debosyon. Aralin po ang mga alternative roads para kahit na po traffic sa pagpunta rito ay hindi po tayo maaberya. Huwag pong magkakalat o huwag po tayo mag-iiwan ng mga basura. Iwasan din po maging maingay. May mga pilgrims na nagdarasal po kasi bawal ang matatalim na mga bagay at baril, bawal manigarilyo, bawal magtinda sa loob ng simbahan. At iwasan din po makaabala sa iba pa pang mga nagdarasal. Sa dito rin po sa simbahang ito ay meron pong tinatawag na milagrosong tubig na dinarayo ng mga deboto at makikita po natin din doon ang Birheng Maria. Kaya mamaya sa ating pagbabalik ay pupuntahan natin, papakita po natin sa inyo mga kapuso yung milagrosong tubig na ito at ano nga ba yung himala na naidulot po nito sa ilan sa mga deboto. Dito mamaya may mga kausap din po tayong pinaghimalaan na yan. At yan muna ang latest situation mula rito sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy. Balik sa inyo, Ate Sue. Salamat, Marie. Samantala, dumarami na mga biyahero sa ilang pantalan at bus terminal sa Bicol Region ngayong Holy Week. Sa Bicol Central Bus Station sa Naga City, karamihan sa mga pasahero nitong weekend ay galing sa Metro Manila. Fully booked na ilang biyahe ng bus pa Metro Manila at Naga City at pabalik sa mga huling araw ng Holy Week. Punuan na rin ang mga biyaheng papunta sa San Andres Port sa Catanduanes. Nag-inspeksyon naman ang pulisya at mga taga-Philippine Coast Guard sa Matnog Port sa Sorsogon. Naghahanda mga otoridad sa inaasahang pagdami ng mga pasahero hanggang sa Miyerkules Santo. Dahil walang age limit ang pagnenegosyo, may programang gobyerno para bigyan ng livelihood package ang mga senior citizen at batayan sa kanilang interes at kakayahan. Yan ang unang balita ni Bernadette Reyes.
Senior citizen ka na ba pero ayaw na umasa lang sa pensyon? Retired na pero gusto pa rin ang pagkakaabalahang negosyo? Ilang tulad mo ang nagka-food cart business, naging retailer ng bigas o mananahi sa isang programa ng Labor Department at ng National Commission of Senior Citizens? Mula sa mga kagamitan gaya ng kaldero para sa parisan at mga sangkap, gaya ng mga noodles, lahat ipamimigay ng dole sa mga senior citizens na nais pang magtrabaho at maging produktibo. Hindi siya libre dahil kailangan patubuin mo eh. Diba? And you have to be accountable. Kung lumago, dadagdagan pa nga ito eh. Binabagay ang negosyo sa hilig o kasanayan ng senior citizen. Si Christina halimbawa, karinderya showcase ang pinili. Masarap ako magluto. Tsaka maraming tao dun sa lugar namin na yung gusto nila yung mga lutong pagkain. Si Lola Irene naman, kaya pa rin manahin ang kurtina at kumot kahit 74 anyos na. Dati po nananahi ako sa Quezon City. Kaya pa po. Nagsusumba pa po ako. Food cart business naman ang pinili ng 78 years old na si Lola Saturnina. Ang malaking bagay po ito para sa akin. Makakatulong po ito kasi wala po kasi akong pinagkakakitaan. Ilan lang sila sa 300 nakatanggap ng kabuhayan package sa Maynila. Gusto nating maipakita na kung ang seniors ay kakayod maging productive pa, hindi na nga kailangan ng ayuda kung may trabaho eh. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Panalo Vion knockout sa kanyang homecoming fight si Filipino boxer Emir Marcial. Sa fourth round ng boxing match, napatumba ni Marcial ang kalabang thigh gamit ang isang left uppercut. Dahil dyan, meron ng 5 wins at 0 losses si Marcial sa kanyang professional record. Kabilang si Marcial sa mga Filipino lalaban sa 2024 Paris Olympics. Ang laban versus ng five fighter ay bahagi ng kanyang paghahanda para sa Olympics. Nakiisa ang mga iconic landmark sa iba't ibang panig ng mundo sa pagdiriwang ng Earth Hour nitong Sabado. Pansamantalang pinatayang ilaw sa Eiffel Tower sa France, gayon din sa Sagrada Familia Cathedral sa Barcelona, Spain. At sa Sydney Opera House sa Australia. Kaysa rin sa taon ng Earth Hour, historic architecture na Roman Colosseum sa Italy. At ang Acropolis sa Greece. Nakisama rin sa Earth Hour ang iba't ibang lugar sa Pilipinas, tulad sa Malolos, Bulacan, Aurora, Isabela, pati na rin dito sa GMA Network. Ang taon ng Earth Hour ay ginagawa bilang paraan ng pagkapakalat ng kaalaman tungkol sa climate crisis at mabilis na pagkawala ng biodiversity sa mundo. Kinilala ang GMA Network sa 26th Trusted Brand Survey ng Reader's Digest Magazine. Sa 8th taon, ako ng Kapuso Network ang Platinum Award sa TV Network category. Ibig sabihin, lumabas sa survey ng international magazine na GMA Network pa rin ang pinagkakatiwalaang network ng mga Pilipino. Ang parangal ay tinanggap ni GMA Senior Vice President for Corporate Strategic Planning and Business Development, Chief Risk Officer, and Head of Program Support, Reggie Bautista. Sa ikalawang pagkakataon naman, kinilalang most trusted host for news and current affairs si State of the Nation anchor Atom Arroyo. Napakahalaga niyang tiwala ng publiko sa atin because ang ating mission ay makapaghatid ng serbisyong publiko sa Pilipino. Kaya yung tiwala, pinapahalagahan talaga natin at inaalagaan natin. We believe that we continue to be relevant, and by producing meaningful and timely stories, we hope to earn more trust among the readers, our viewers, and the public. Susunod, babae na bangga at nagulungan ng truck sa Dasmariñas, Cavite. At mga siklista pumadyak para sa bisikleta iglesia sa Batangas. Huwag bibitiw para lagi una ka sa balita. Well, as a segment host for GMA Integrated News, kailangan maging updated ako sa mga latest happenings. Kahit sabihin mo na showbiz yan, we still make sure that our news is accurate and factual. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Mission naming patuloy na maghatid ng tama at patas na balita
na may pagmamalasakit sa kapwa. Itaguyod ang demokrasya at magbigay ng boses sa masa. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Naku, pamilyar talaga yung may utang na yan. Oo, eh. Alam mo, kaibigan natin yan. Oo, pero nakapagpapilik mata siya. Oo nga, may papilik. Well, kanina, ayan, for sure, maraming nakaka-relate sa usapang utang. Totoo, at ngayon 2024 nga, i-manifest natin ang pag-ahon sa utang. Ang tanong, paano? Yun na nga, ang pinakamalaking tanong. Makinig at matuto ngayong umaga. Makakasama natin ang isang financial coach at content creator na si Yanny Moya. Good morning, Yanny. Good morning! Wait, ano lang, additional info lang. We were college orgmates. Yanny, that's I just remembered her small just now. Yeah. First things first, Yanny, ano ba dapat ang consider kapag nangungutang ang isang tao? Ah, meron pa? Go consider? Oo, dapat meron, di ba? Alright. Unang-una, dapat i-identify natin, good utang ba ito or bad utang? Paano diba? Na lang? How do you determine? So, ano ba yung intention kung bakit tayo nangungutang? Bakit kailangan natin ng extra money? Okay. Okay? Kung good utang yan, ibig sabihin, either it goes to your investments. Let's say, property, no? Nangutang ka, nag-mortgage ka. So, technically, need. Yung mga necessities, essentials. No? O kaya naman, pang tuition. Okay. No? Na eventually, alam natin na pwedeng mag-gain ng extra income doon sa mga anak natin. Ah, okay. Maganda yung pupuntahan. Maganda yung pupunta, maganda intention. Yan ang good utang. Ngayon, kapag ka bad utang naman, no, ito yung mga splurges. Parang napanood natin kanina. Si Jen Zelo. Pero kasi di ba minsan hindi maiiwasang mangutang, lalo na kung kailangan talaga. Ano po ba dapat gawin para unti-unting mabayaran yung mga utang? Yan, no. Meron tayong tinatawag na snowball method. No? I heard of that. Yeah. Yeah. Sige, snowball method, basically, ililista natin kung ano yung mga utang natin. Mm-hmm. Konti-konti, babayaran natin yun. So, ililista natin from the smallest amount all the way to the biggest. So, you mean smallest muna ang kailangan mong settle? Oo. Ngayon, kailangan mong isettle yung mga minimum dues per utang. Kailangan pero at the same time, uunahin mo yung pinakamaliit. Okay. Hindi dapat, di ba may minsan uunahin mo important or urgent, walang ganun. Wala. Dito. Kailangan sa maliit. Ayun. Tapos yung due. Oo. Okay. Kasi, bakit? No? It now creates that mentality na, uy, possible pala, kaya ko palang magbayad ng utang. Afford ko pala, kaya ko pala siyang bayaran. Now, once you pay off yung una mong utang, yung pinakamaliit, parang napuprove mo sa sarili mo na, uy, makakaahon ako sa utang. Tama. Ayun. Kasi so, nakakapag-close ka ng account. Correct. No? Minsan kasi, di ba, parang iniisip natin, ang dami kong utang, nagpapatong-patong, hindi nauubos. Kasi nandun tayo, tinatry nating ubusin agad yung pinakamalaki. Which is mahirap. Ayun niya. So we have to adapt sa mga iba't ibang pamamaraan kung paano bayaran, which is snowball. Snowball mindset ba, mga kapuso? Well, Yanny, ano pa po yung ibang paraan para mabayaran ang mga utang? Aside from the snowball, what else can you share to our kapuso? Very important that we increase our income. Kung pwede tayong magdagdag ng oras sa pagtatrabaho, ng side hustle, ng small business, kung pwede mong idagdag, let's say, papasok ka sa office, ikaw ang magpo-provide ng pagkain, di ba? Magdagdag ka ba ng pagkakakitaan para mabayaran agad yung mga utang. The reason why nangutang naman tayo, dahil syempre, maliit ang sweldo sa Pilipinas, di ba? Minsan kinakapos talaga, minsan kinakailangan talaga natin ng additional na cash available. Gawan talaga ng paraan. Gawan ng paraan, di ba? Mm-hmm. Pero para mabayaran natin yun, kailangan minsan magdagdag din tayo ng pagkakakitaan. Okay, so kailangan committed ka, nangutang ka, kailangan committed ka rin magbayad. Tama. Well, Yanny, may paraan ba para ma-allot ang buwan ng sahod sa mga pambayad utang at daily expenses? Ayun, meron talaga, no? Dapat willing tayo na bayaran yung on time. Dapat! Dapat talaga on time. Ang bigat nung dapat, oo, no? Oo nga eh. May loaded eh. Dapat on time kasi pag na-delayed ka pa sa payment mo, meron pa yung mga additional expenses. Totoo. Mag-i-incur pa yan ng interest. Interest. Magagalit pa sa yung pinag-aotangan mo. So, ang daming balik sa'yo. Kasi walang isang salita. Nako! Di ka na makakaulit. I-text mo yung pangalan niyan mamaya. Diba? Bad payer ka. Di ka na makakaulit. Nako, ayan. Si Ninang Shaira, dapat maayos kayo magbayad dyan. Nako. Maayos-ayos kayo, ha? Well, thank you, Yanny. We learned a lot of takeaways today. At kami mismo, personally, we have our experiences. Kaya kailangan namin ma-apply ito. Tama. Nako, ayan. Thank you again, Miss Yanny. Abangan ang iba pa nating pag-uusapan. Anything money dito sa Money Fest! All right.
Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most award-winning journalists, Howie Severino. The Howie Severino Podcast was hailed as one of Spotify's best new podcasts and has consistently been one of the top Philippine podcasts since its launch. The Howie Severino Podcast. New episodes streams every Thursday on major streaming platforms. Hi, surprise guest. Hello. Surprise guest, ikaw ba ay into politics din? Isa ka bang Baka balitang huli come sa mga probinsya, nakatigil ang ilang sakyan sa kalsada ng Barangay Langkaan 1 sa Dasmanias, Cavite para makatawid ang ilang pedestrian. Madara isang fuel container truck na tila hindi napansin ng isang babaeng tumatawid. Nabangga ang babae hanggang sa tuluyang nagulungan ng truck. Napuruan po ang kanang braso ng biktima na agad dinala sa ospital. Ayon sa pulisya, nagkaroon na ng inisyal na kasunduan ng dalawang panig at patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Nagsusuntukan sa kalsada ang dalawang lalaki niyan sa Ormoc City sa Leyte. Maya-maya, natumba ang lalaki na ka-Berdian t-shirt tapos nakatayo uli. Hanggang sa may sumubok pang pumigil sa dalawa. Ayon sa kumuha ng video, tricycle driver, ang dalawang lalaki na nag-away dahil daw sa agawan sa pasahero. Patay ang isang konduktor matapos bumanggang isang bus sa nakahintong container van sa Moncayo, Davao de Oro. Sugatan naman ang 22 sakay ng bus. Sa investigasyon, hindi umano napansin ang bus driver ang container van na nakahinto sa inner lane dahil nasiraan ang makina. Dinala sa police station ang dalawang driver para tukuyin kung sinong dapat managot sa insidente. Balitang biyahero naman ngayong Semana Santa, tinatayang nasa 2 milyong pasahero ang babiyahe sa mga pantalan sa bansa ngayong Holy Week at ayon niya sa Philippine Ports Authority o PPA. Para iwas hassle sa security screenings, mas mabuti raw kung lilimitahan ang dadaling bagahe. Mas maganda raw din kung may advance booking kayo ng ticket online kaysa maghintay sa mga pilahan. Pansamantala naman papayagan ng MMDA ang pagdaan ng provincial buses sa EDSA ngayong Semana Santa. Simula 10 p.m. hanggang 5 a.m. pwedeng dumaan ang mga bus na may biyaheng probinsya sa ilang bahagi ng EDSA. Ang mga bus na galing North Luzon ay pinapayagan hanggang sa mga terminal sa Cubao, Quezon City. Ang mga provincial bus naman mula sa South Luzon ay papayagan hanggang sa PITX at sa terminal sa Pasay. Kasabay naman ay inaasahan dagsan ng pasahero masihigpitan ng seguridad sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Simula nitong Sabado hanggang March 31, magbabantay roon ang Department of Transportation kasama ang ilan pang ahensya ng gobyerno. Ngayong araw, may nakatakdang inspeksyon ng LTFRB at LTO sa mga pampublikong sasakyan sa PITX bilang bahagi ng Oplan Bantay Biyahe. Magandang umaga mga kapuso, andito pa rin po tayo sa Clark, Pampanga at sa mga oras ito ay maliwalas at maayos pa rin ang panahon. Pero paalala po ng pag-asa, hindi po porket summer na o tag-init ay wala na pong pag-uulan, may chance pa rin po ng pag-uulan. Easterlies ang magiging dahilan niyan ang mainit na hangin na galing sa Pacific Ocean. Bagaman may mainit na temperatura itong dala, bit-bit din ang easterlies ang mga ulap na may kasamang ulan o thunderstorms sa ilang lugar. Higit na mataas ang chance niyan tuwing hapon o sa gabi. Ngayong umaga mga kapuso, posibleng nang ulanin ang ilang bahagi ng Central at Southern Luzon kasama po dyan ng Eastern Visayas at Caraga Region. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather. Pagsabit ng hapon, asahan na rin po ang ulan sa ilang panig ng Bicol Region, Visayas at ng Mindanao. Mababa naman po ang chance ng ulan sa Metro Manila ngayong Huli Monday. Sumikat na po ang haring araw bandang 5:57 a.m. at lulubog naman po yan mamayang 6:08 p.m. Ingat po tayo mga kapuso. Ako po si Andrew Pertiera. Know the weather before you go. Parang mark safe lagi, mga kapuso. Magsasagawa po ngayong araw ng nationwide simultaneous earthquake drill. Pangunahan niya ng Office of Civil Defense mamayang alas 9 ng umaga sa Camp General Emilio Aguinaldo sa Quezon City.
Bilang paghahanda ito sa posibleng pagtama ng malakas na lindol sa bansa bunsod ng paggalaw ng West Valley Fault. Bukod sa evacuation drill, may communication exercises din para masubukan ang kahandaan ng gobyerno. Paalala po mga kapuso, huwag magpanik, mag-duck, cover and hold kapag narinig ang sirena. Pairalin ang kagandahang loob at pagmamalasakit sa kapwa. Yan po ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos sa publiko ngayong Semana Santa. Ayon sa Pangulo, paano ito upang pagtibayin ang ating pananampalataya? Pagnilayan din ang paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesucristo at ang kahalagahan nito sa ating buhay. Maging liwanag daw sana tayo sa gitna ng kadiliman at maghari ang pag-ibig sa gitna ng tila kawalan ng pag-asa. Back-to-back champion ang Letran Squires sa NCAA Juniors Basketball Tournament. Tinalo nila ang Perpetual Junior Altas sa Game 3 ng Season 99 Finals nitong Sabado. Sa buong game, nanguna ang Squires at hindi pinahabol ang Altas. Umabot pa sa 16 points ang lamang. Final score, 93-76. Nakuha ni Jonathan Manalili ng Squires ang Finals Most Valuable Player Award. Nag-average po siya ng 22 points, 5 rebounds at 7.7 assists sa buong series. Sa pagbabalik ng unang balita, presyo ng isda at gulay tumaas na sa ilang palengke ngayong Lunes Santo. At panayam sa LTFRB tungkol sa mga biyahe ngayong Semana Santa. Huwag bibitiw para lagi una ka sa balita. Nagiging boses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang boses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihi sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Pero eto mga kapuso, nako, for sure, inaabangan nyo to ang usaping pera na naman. Tayo sa Manifest! Ito, siguradong makaka-relate kayo sa topic natin today. Panoorin po natin to. Ang ating pagod, dapat daw tumbasan ng reward. Kaya tuwing payday po o basta may dumating na pera, kung ano-ano ang naisip natin deserve na bilhin o gawin. Yes, pero minsan kaka-deserve natin, tayo lang din ang namang problema dahil magugulat ka na lang wala ka ng pera. Hanggang saan nga ba suktulan ng deserve natin? Ayan, deserve. Iba't iba mga money talks at money problems pag-uusapan po natin sa Manifest! Manifest! Kayo na mag-judge kung deserve ba o sadyang gastador ang mapapanood nyo. Parati natin ito. Ding, ding, ding! Good job! Deserve natin ito. Ito naman. Uy! Paano naman yung baon mo? Hirap sa'yo kapag sumweldo ka. Ayaw mo na ng lutong bahay. Okay na yan. Hindi naman lagi. Oh, pera. Ang pinamagandago mo na lang sa kina. Sandali. Hindi mo na yan kailangan. Oops. Check out na. Sandali. Naku, 100 pesos lang pag nag-commute ka. Di ba pagod ka? Kumbo ko na yan! 600 pesos? Ikitain mo rin naman yan. Ang mahalaga, eh makapagpahinga ka habang pauwi. Kaya na, buko na! Bagay. Tutusin, mura pa itong 600 kasi di pa rush. Hindi, buko na. Yes! Happy Friday na naman! Ko. Naku. Naataabot budget ko dito. Deserve ko mag-relax kaya. Sa ibang araw na lang ako magtitipid. Hindi naman ako mabot sa budget. Teka, huwag mo sisihin yung sweldo mo. Ang sisihin mo yung pagiging gastador mo. Hindi mo kasi pinigilan.
hina ka doon. Yan ang inaabot ni Galoy. Are COVID-19 vaccines safe? What is climate change? Because information is crucial, we're giving you all the facts that you need. Anong mga lugar sa Pilipinas ang COVID-free? Introducing Me to Me, a weekly explainer series from GMA News and Public Affairs. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Here's what you need to know. Watch Me to Know, available on GMA News Facebook page and our YouTube channel. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. May gusto ka bang pag-usapan? May nais ka bang malaman? Kailangan mo ba ng kausap? At some point, life has to go on. O kahit kachismisan. Once you lose your respect for a person, yung love, never mo na siya mababalik. If you measure 3.67 inches or less, then that's a micropenis. Do you really have to go through all these rules before you focus on yourself? Kapuso, kahit ano pa yan, i-share mo lang. Kasama si Dr. Ana Tuazon. Nasaan ka man, nandito kami. Makikinig at makikipagkwentuhan. Email us at sharekulang@gmanews.tv. Dahil sa buhay, lamang ang may karamay. #sharekulang. Nagiging bosses kami ng mga walang tinig o yung pilit tinatanggalan ng tinig. Yung sa bawat story ang ginagawa namin ay naibibigay namin yung kanilang bosses na dapat malaman ng publiko at ng mga kinauukulan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang GMA Integrated News, hindi tayo lilihis sa ating misyon. Walang maiiwan sa tama, tumpak na pagbabalita. Mas binibigyan natin ng diin yung ating pagpapahayag ng mas may puso at detalye. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Pero eto mga kapuso na ko, for sure inaabangan nyo to ang usaping pera na naman. Tayo sa Manifest! Ito, siguradong makaka-relate kayo sa topic natin today. Panoorin po natin to. Ang ating pagod, dapat daw tumbasan ng reward. Kaya tuwing payday po o basta may dumating na pera, kung ano-ano ang naiisip natin deserve na bilhin o gawin. Yes, pero minsan kaka-deserve natin, tayo lang din ang namang problema dahil magugulat ka na lang wala ka ng pera. Hanggang saan nga ba suktulan ng deserve natin? Ayan, deserve. Mga kapuso, ngayong Semana Santa, isa sa mga tradisyon ng mga Katoliko ay ang pagbasa o pabasa para alalahanin ang pinagdaanan ni Jesus. At sa mga pabasa, matik yan. Hindi pwedeng mawala itong ginatang bilubilo. Tama po. Ginatang bilubilo or sa Bisaya, binignit. Yeah, there you go. Napaganda ng ating food explorer. Sagot, ang pasor sarap. Ha? Sorpresa sarap. Yeah. Napaganda sa mga pabasa ng pasyon ngayon sa St. Gabriel at the Archangel Parish sa Caloocan dyan. Kumustahan natin, of course, sa ating kaibigan, Chef Jer. Magandang umaga, brother. Hi, Chef! Ay tumugon kapag naka sa anghel na imbahada. Ito ang pinagbadya. Ano bang yayarihan? A blessed morning talaga mga kapuso. And yes, tuloy-tuloy yung ating pagsama sa taunang pag-obserba or paggawa ng kanilang pasyon. Dito nga, sa Caloocan City, nandito tayo ngayon
sa St. Gabriel the Archangel Parish. And again, dito nga yan sa Caloocan. And nakakatuwa lang kasi tuloy-tuloy pa rin yung tradisyon nila ng pagbabasa ng pasyon. And maraming organizations talaga ang nagtutulong-tulong dito at ministries para every year nagagawa nila yung gantong tradisyon. And of course, malaking parte nung kung bakit natutuloy pa nila to is yun nga yung participasyon ng iba't iba ring generations. Kung makikita natin ngayon, mga medyo elderlies yung mga kasama natin, pero nag-umpisa to mga 5 a.m. at tuloy-tuloy yan. Mamaya naman mga bandang gabi, yung mga kabataan naman daw nakakwentuhan natin si Father. And of course, 1 hour yan kada grupo. Sila yung magbabasa niyan. Basa actually, pero may tono. Yun yung medyo tricky part na sasabayan mo yung tono o yung melody doon sa pagbasa nila. So iba't ibang lugar yan. Kanya-kanya rin ng style. Pero meron namang generic talaga. So doon sa mga interesado, more than willing din silang mag-accept para maturuan nga sila kung paano yung tamang practice or yung melody doon sa pagbasa. Medyo kinakapa ako pa, pero after 1 hour, importante rin na may merienda yung mga nagbabasa ng pasyon. At eto nga, hindi mawawala dyan, syempre, yung ever favorite nating ginataang bilo-bilo. So, yung ginataang bilo-bilo natin, andito na yung ating gata, nandyan na rin yung konting tubig, nandyan yung asukal, syempre. So, kumbaga, tinitimplahan na natin yan. So, lalagyan lang din natin yan ng pandan. Kumbaga, in a way, ini-infuse lang natin yung liquid niya nung pandan essence, kumbaga. And then after nyan, ito pa, another aromatic ingredient doon sa ating paboritong bilo-bilo is yung ating langka. So, lalagay lang din natin yan. So, inuna kong palambutin muna yung ating saba, saging na saba. Kasi yung saging na saba natin, hindi siya madaling malulusaw. So, sinunod ko na lang dyan yung ating mga kamote. Tinatimingan ko lang din para by the time na isi-serve na natin yung ating ginataang bilo-bilo, eh hindi na lusaw-lusaw yung ating mga ingredients. And then ito na yung pinaka glutinous rice natin na ginawang bola. So ilalagay lang natin yan. And basically ito yung normally nilalagay ito last part na talaga kasi hindi mo siya pwedeng ilagay ng una kasi may tendency madudurog. And masyadong kakapal yung sauce natin. So, hiwa-hiwalayin lang natin to. Tapos, depende rin sa size, yung bilo-bilo na ginagawa ninyo. Actually, ito yung mga kadalasang part ng mga bata kasama, nagbibilog, tinuturuan ng mga lolo, lola. So, very symbolic din in a way para sa akin yung ginataang bilo-bilo. Bungkod sa gantong klase ng aktibidad ng community. Ito yung mga kinalakihan natin. Na matik nga before, pag Lunes Santo, automatic, wala ng trabaho yung mga tao. At eto na, umpisa na ng pasyon at kanya-kanya rin dala ng merienda. So isa-isahin lang natin to yung glutinous rice natin. Yung sa galapong naman natin, madali lang gawin yan. Wala actually exact measurement ito. Eyeball nyo lang yung texture niya na hindi siya masyadong lusaw, hindi rin masyadong nagka-crack agad. So typically ito, malalaman ninyong luto na yung bilo-bilo natin. O yung glutinous rice balls natin kapag nag-umpisa ng naglutangan yan. Yan. So, magandang kwan din to. Maganda ring practice kumbaga dun sa mga gustong matuto ng mga traditional na merienda. Kasi napakadali lang nito. So, after nyan, lalagay na rin natin yung ating sago na naluto na rin. And then, this would take us around siguro mga at least 10 to 15 minutes. Bago natin siya maiserve. Pwede nyo nang i-adjust yung seasoning nito or yung timpla nito actually. Bago natin siya iserve. And more or less mga 10 to 15 minutes, ito yung ating kalalabasan. So, andito yung ating, ayan o. So, ito yung gusto nating itsurang makita, yung malapot na malapot yung sabaw. Pero ingat lang din kasi yung ilalim nito may tendency pwedeng masunog. Kaya alalay lang din tayo sa apoy at alaga tayo doon sa paghalo, lalong-lalo na sa ilalim, making sure na hindi nga magtotong or worst case scenario, masunog siya. So yan, ready na yung ating ginataang bilo-bilo. And yan, makikita ninyo mahaba-haba pa yung pagbabasa natin dito ng pasyon. Mamaya, isiserve na natin sa kanila. And syempre, masarap ito habang mainit-init pa. At yun nga, sasama na tayo dun ulit. Balikan nyo tayo yung food adventure natin this morning. Dito again, sa St. Gabriel the Archangel dito sa Caloocan.
Dito lang sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit. Sarap naman yung bilo-bilo. Oo nga, paborito ko yan eh. Paborito natin. Anyway, Mateo, it's Monday. It's very much Monday, Tita Sultan. Yes, happy to see you again. Happy parang to see you. Sarap welcome magluto. Back from oh. Korea. At mukhang gutom na ang barkada. Oo, oh, tingnan natin. Oh, dalihan nyo na. Gutom na? Dalihan nyo na. Pwede naman. Ay, nako. Ito na po. Dita, syempre magandang nagaan ang rest of the week natin ngayon. Ano po ang lulutuin natin, Tita? Ito na, Mateo. Eh pala, si Arnold pala may sasabihin. Yes, boss. Ano yun, boss? Iga, may sasabihin. Alam mo, Sanji, may suggestion ang ulutuin. Aha. Para mas maganda. At ipa-plus natin yan sa ating giant LED ang recipe natin ngayon. Oh. Wow. Totoo yan. Wow. Oh. Talaga ba? Oh. Pakita Where ka. Is it? Ayan. Oh! Lagi na lang ano-gano na surpresa. Happy na birthday pa! Happy birthday, Mateo! Thank you! Happy birthday! Kaya spaghetti, long life! Long life! Yes! Flying geese! Oh, Mateo! Nasa loko! Balik mo naman, boss! Balik mo naman! Oh. Nasa loko rin! Nako, happy birthday! Ito ay nag-iisang Mateo G. At alam na dahil birthday mo, may handa tayo, luto tayo ng spaghetti. Opo, luto tayo po spaghetti. Pero ito po, Pinoy style po spaghetti kay Tita Susan. Ako naman, Italiano Bisaya style. Siyempre naman, di ba? Alam mo ba yung pag Pinoy spaghetti, kung ano ang lasa nun? Oh, mas tamis, di ba? Mas so, matamis. Minsan pwede din, masarap din yung Pinoy style spaghetti. Pero siyempre, iba pa rin yung Italiano spaghetti. Alam ko, ito paborito ni Iban eh. Saka ni Igan, yung matamis. Kasi ito sa mga party, birthday party, mga kids party. Pero yung party. Paborito ni Boss Iban dyan, lagyan mong konting pineapple, boom. Yon! Spaghetti with pineapple. Yes! Pag nilagyan mo ng pineapple yan. Opo. Ito po mga puso, Sanji Cooks, mamaya po. Abangan niyo po kami dito, Susan, sa pagbabalik ng Unang Hirit! Happy birthday! Happy birthday! Birthday! Birthday ni Mateo! Birthday! Malaking mission ngayon yung maabot mo yung mga bagong audience para maiiwas mo sila sa disinformation. Kasi kailangan kung nasan yung nagpapalaganap ng disinformation, kailangan nandun din tayo para tapatan sila. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Hindi lang tayo dapat nagbabalita, dapat may puso, tapos dapat meron yung aksyon. Kailangan sinisiguro natin na managot yung mga dapat managot. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. How's the first day back for everybody? It was great to see everyone. I think we were all happy to be back together. We'll never get lost because we have our parents. Kumusta, Alexandra? Salamat at nakapunta ka rito. Come with me for a tour of the world's biggest IKEA store. Being a PWD kasi in the Philippines is quite difficult. Ah, yun yung engineer niyo. Babae pala. Bakit nga ba tila nabura sa kasaysayan ang sistema ng pagsusulat na ito? Always stay updated with the latest news in the country and around the world through GMA Integrated News, Facebook and YouTube news feeds anytime, anywhere. Dahil wagi ang may alam. Yan. Siguro ng buhay ng bata. Kita nyo, pag bagong sweldo, ubos biyaya, pero pag tapos na, ubos na ang pera, ending, walang ipon, di ba? Oo, hindi tayo yan. Ha? Ang sarap kasi i-treat ang sarili pag marami kang hawak na pera. Kailan nga ba okay lang i-treat ang sarili natin? Or at kailan dapat isa-stop na para magkaipon tayo? No? Mm-hmm. Pag-uusapan po natin kasama, of course, a registered financial planner na si Antoinette Aquino. Magandang umaga, Antoinette. Good morning, Antoinette! Pagka daw mahiya, bilhin lahat, gawin lahat, pero may hangganan ba yung deserve natin, Antoinette? Yung problem ng mga mindset ng mga Pilipino ngayon is that akala nila it's either one or the other. Yeah. Do you live or do you save? Isn't that? Hindi. Dalawa lang yung choices mo. So, in reality, you can do both.
you yes. have to find the perfect balance between planning for tomorrow and then living for today. Mm-hmm. So one way to go about that is kailangan may separate account na pang wants. Let's say may mga luho ka ba? Pagkain, travel. For me personally, I've reached a certain stage in my life that my priorities are very different. My wife, kumbaga, my family. When I have my payday, there's a certain amount that goes to savings, okay. All these things. And we really have to prioritize where our cash flow will go to. And investments is very important yes. also. Okay. Yeah, halimbawa payday na, Antoinette, kung anong reward ang naisip mo, paano pipigilan yung impulsive buying gaya na pag-add to cart at want to sawa na food trip? Paano ba yung ganun? Payday, and then may mga deserve ka. Right, right. So para lang siyang love life. Ooh, kalor! Diba pag toxic yung tao, dapat iniiwasan mo, dapat hindi mo na kinakontakt, but we have that impulse. If we know ourselves na impulsive buyer tayo, we have to avoid those temptations. Pero Antoinette, may practical ways ba para mag-ipon habang hindi rin naman dine-deprive yung sarili? Yung problema kasi akala natin na pag nagsasave tayo, we are depriving ourselves. Mm-hmm. When in reality, when you are saving, you are setting aside for your future yes. self. Mm-hmm. What your future self will eventually use. Mm-hmm. Very, very important point, Antoinette, which we want to explore. Itong vision board. Paano ba gumawa niyan? Ano bang dapat ilagay natin dyan? Kung paano natin isisave? Can we go over there sa ating board? Yeah, we have a sample here. May vision board ba dyan? My goodness. Ito, pin-repair natin. This is what we call yung financial vision board natin. Ako, believer ako sa law of attraction or pagmamanifest yes. or manifest. Oh, manifest! Ayan. Kailangan identify natin yung mga goals natin. Family, health. So for you, Mateo. Family, of course. Good health. Yes. Quality travel. Of food, travel. So you have to visualize it. Find pictures na would pictures help you to be motivated na mapuntahan yan or like yes, ma-achieve yan. Yes, it needs to be written down or spoken out loud. Okay. Mm-hmm. So pag vision board, kailangan makikita mo siya everyday. Sa house mo or sa work laptop tsaka iPad ko. So every time napapagod ako sa work or nai-stress, I'm reminded of why I do what I do. Ikaw yes, ba? Anong ikaw. Nasa wallpaper? Actually, my next travel destination ang wallpaper. Oh, maganda yun. Yeah. So, importante i-manifest natin kung ano gusto natin mangyari sa buhay natin. Anyway, thank you very much. Antoinette, next time, hindi na kayo mahirapan. Mm-hmm. Ang makaluwag sa pinagkakagastusan, i-manifest na yan. Thank you, Antoinette. Thank you, Antoinette. Sure bang walang lang? Interesting topics and insightful conversations with one of the country's veteran and most basta't usaping legal at katanungan sa batas, bibigyan natin ng kasagutan. Huwag magdalawang isip. Ang always inyong sandigan, Kapuso sa Batas, Attorney Gabby Concepcion. Attorney! Salamat, Ivan. Ang sakit po sa puso ng pag-uusapan natin, kalunos-lunos nga ang nangyari sa dalawang bata na natagpo ang patay sa loob ng isang kotse. Alam ko marami kayong tanong tungkol sa kasong to. Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, makikita sa CCTV na naglalaro sa paligid ng sasakyan ang dalawang bata. Nakapasok sila sa sasakyan at natagpo ang patay matapos ang ilang oras. Sabi sa autopsy, na-suffocate ang mga bata. Posible po bang may pananagutan rito ang may-ari ng kotse? Actually, bakit naman ang may-ari ang magkakaroon ng pananagutan sa ganitong sitwasyon? Nakikiramay po tayo sa mga pamilya ng mga batang pumanaw. Talagang masakit na makarinig ng mga ganitong pangyayari. Pero yung ganitong galit na ipinakita ng mga bagulang, nahihingi sila ng hustisya at hindi makikipag-areglo, maintindihan natin kung ito ay isang kaso, halimbawa, ng reckless driving at nabangga ang mga bata, kaso ng hit and run, o mga kaso ng pagpapabaya sa pagmamaneho kaya't nawala ng buhay ang mga walang kalaban-laban ng mga batang ito. Heto ang sabi ni Attorney Gabby, wala po ako nakikitang ganung klaseng kapabayaan sa kasong to. I'm sure nabanggit na natin dito sa segment natin na sa mga ibang sitwasyon, ang registered owner ng isang kotse ay maaaring managot sa mga danyos kahit na hindi ito ang nagmamaneho ng isang kotse na nagdulot ng kapahamakan sa mga pedestrian o sa ibang kotse. Pero ito naman po ay para sa mga kaso ng pagpapabaya o kung ito ay isang actual na krimen halimbawa. So ang tanong, may pagpapabaya ba sa parte ng may-ari ng kotse? Sabi ni Attorney Gabby, parang wala naman, di ba?
Hashtag Ask Attorney Attorney, 2 at 3 years old ang mga edad ng mga batang na ito na naglalaro sa daan. Ang mga magulang naman po ba posible rin na may pananagutan sa ganitong pangyayari? Yan talaga ang katanungan. Sino ba ang may pagpapabaya sa isang kasong tulad nito? Kung kayo ay magulang na isang bata na 2 or 3 years old lamang, normal ba na paglalaruin to mag-isa? Or to be more precise, normal ba na paglaruin ng isang musmus na bata na mag-isa sa kalye? Yan ang kailangan tanungin at sagutin. Lalo na kung mukhang 4 na oras pa ang dumaan bago nahanap ang mga bata. Kailan ba nila na-realize na nawawala ang mga paslit na to? Sa ating mga magulang, mawala lang sa paningin natin ang isang 2-year-old na ilang segundo o yung actually matahimik ang bahay na walang ingay, medyo kakabahan at magpapanika na agad. So kung ito ay isang kaso ng swimming pool na walang harang, na madaling ma-access ng mga bata, baka magdalawang isip pa ako dahil foreseeable ang isang swimming pool ay attractive sa mga bata at baka may mahulog nga dito at malunod. Pero hindi kasi normal yung nailak mo ba yung kotse, baka may pumasok ka na bata sa loob. In the normal course of things, hindi considered pagpapabaya ang hindi paglock ng isang kotse. So hindi natin sinasabing husgahan kaagad natin ang mga magulang. Pero ito ang sabi ni Attorney Gabby, bago po kayong magturo sa ibang tao kung sino ba dapat ang managot sa pagkamatay ng dalawang bata, kailangan sagutin ang tanong, sino ba ang tunay na naging pabaya sa kasong to? Sino ang hindi nag-exercise ng tamang pag-iingat under the circumstances? Saka kayo managot at maghusga. Sana ay magsilbing aral ang pangyayaring ito sa atin, lalo na sa mga magulang at sa kanilang anak. So, basta't usaping batas, bibigyan natin pong linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask Attorney Gabby. Pero o nga, no? Ako hindi ko mapabayaan yung mga anak ko. Dalawang segundo pa. Asa sila? Hanggang ngayon. Definitely. Di ba? Anyway, kulayan na ang mga pinaplanong summer outing. I-manifest na yan. I-comment na sa aming Facebook page ang inyong mga naging summer adventure. Tama po. At happy birthday, Attorney Gabby. Yes, happy birthday. Thank you for the taho. Ito po, gaya ng ni Pichi Manahan na nag-summer outing na napakagandang 100 Islands. Hello. Super enjoy na sa island hopping ang kanilang naging nice bonding. Look at that picture. Nice. Oy, ang umaga ko sa inyo. Para ang sarap sumama naman dyan. Ito para mas ganaan kayo sa pamamasyal sa tag-init, narito ang 1,000 pesos! Pera na agad. Yeah na. Okay mga kapuso, share nyo na yung summer outing nyo sa amin. At ito pa, since summer outing naman pinag-uusapan natin, ito na siya ang saya-saya kanina ng UH Barkada nating sina Kaloy, Anjo, at Jenzel. Sino ba naman hindi sasaya kung nasa one of the biggest water parks in Asia, ha? Miss wow. Lynn, can you imagine? One of the biggest parks in Asia ngayon. Let's see what they're up to ngayong umaga. Tingnan I natin. Love that place. It's, ang ganda. Ang sarap. Dali niyo mga bata. Balikan natin ang masayang outing at marami-raming attraction silang dapat subukan. Hi, guys! Good morning ulit mga kapuso! Ay, ito pala ang aking camera. Hello sa inyo mga manonood ng Unang Hirit. It is definitely summertime! At nandito pala tayo sa Babalakat, Pampanga, kung saan matatagpuan, wait, let me catch my breath, kung saan matatagpuan ang isa sa pinakamalaking water park dito sa Asia na may laking 10 hectares. Akalain nyo yun, ang laki-laki nito. Kaya naman, kasha dito ang overall 38 attractions at merong 14 giant slides. Yan tanong, ready na kaya si Anjo at si Jenzel kumasa sa isa sa mga 14 slides na yan? Guys, kamusta kayo? Marami naman yung energy ni Kaloy. Kaloy, hindi kami papatalo dito sa taas. Diba? Anyway, ito na nga. Excited na kami. Pero syempre may halo ka ba? Kasi ang laki talaga ng slide na ito. Pero naman syempre, as mga batang UH, syempre, kakasa kami sa challenge na ito. Tama, gents. Wala kami inurong. At quick fact lang, mga kapuso, ito pong sasakyan namin ay 4-person raft slide. Itong Super Bowl na tinatawag nga dito sa Aqua Planet. At may 3 feet ang lalim ng pool. At may maximum na 700 kilograms ang weight limit para sa 4 na sasakay dito sa raft na to. At syempre, kita nyo naman katawan namin ni Jenzel. Kayang-kaya kami niyan. Kaya na panihintay natin. Jenzel,
Let's go? Let's go! Okay! Si Anjo! Pero na! Oo, pero sige, mauna ka na. Kailangan dito mga kapuso yung paa mo eh, parang alternate kayo. Ayan, katulad na to. Alternate, sir. Okay. Okay. Sir, ma'am, hawak ng puti, hawak puti magtatansa mamaya habang nasa rice pa kaya. Okay, ma'am. Okay, ma'am, tamsa puti, ready na po. Yes! Ready! Woo! Ano kalaki yung ngiti nung dalawa? Hoy! Saan ka pupunta? Halika dito. Halika. Aalis na agad. Hindi, babalik na ako. Uulit na ako. Ganon. Halika dito. Oh, kamusta na mga experience? Super Bowl, guys! Ang saya. Thank you, Lord Land. I love you, Land. ikaw, Jensel. Sobrang saya. Nakakakaba din pag bumababa kami dun sa slide. Kasi narinig ko yung hiyaw mo. Ramdam ko yung pagbaba nyo. Pero ang saya. Alright, ayan, kalalagay naman masaya ang Super Bowl experience ng dalawa. At mamaya, marami pa tayong summer experiences at adventures. Dito lang yung sitio pambansang morning show kung saan laging una ka. Unang hiri! Super Bowl! Sa pamamagitan ng pagsusulat ng mga storya na may puso, storya na talagang sasalamin sa buhay ng mga kababayan natin. Para sa akin, yun yung mas malawak na paglilingkod sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Ang mas malaking misyon ng GMA Integrated News ay yung makapaghatid ng balita na totoo at makabuluhan. Hindi ito trabaho lang eh, kundi tungkulin. Tungkulin sa tao at sa bayan. GMA Integrated News, ang news authority ng Filipino. Usaping legal tungkol sa iba't ibang maiinit na issue, ang tanong tungkol sa batas, sasagutin ng ating kapuso sa batas na si Attorney Gabby Concepcion. Attorney, take it away. Happy Valentine's! Kapag nagmamahalan, karaniwang dalawa lang ang kailangan. Pero paano kung may sabit na, kabit o number two? Sana dalawa ang where? Here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, ayon sa batas, sino ba talaga ang maituturing na kabit? Kahit ba textmates o chatsmates lang, pwede nang tawaging kabit? Well, I'm not sure kung lahat ay sasang-ayon, pero kung ako ang tatanungin ninyo, pag sinabing kabit, ito ay yung mga taong nakikipagrelasyon, nakikiapid, nakikipagtalik sa isang taong hindi nila legal na asawa. Hindi rin ito gender specific dahil sa akin, ang kabit o tinatawag na kulasisi o ang number two o anuman ang itawag sa taksil na ito ay maaaring babae o lalaki. Pero dahil nga ang definition nito para sa akin ay may element na pakikiapid o pakikipagtalik, kung textmates o chatmates lamang kayo, hindi ito pasok sa definition natin ng kabit. But of course, para sa iba, hindi daw pakikiapid o pagtatalik ang test ng infidelity. Kapag ma-fall in love daw at magmahal sa taong hindi mo asawa, ay patagtataksil na. Pero wala akong alam na batas na pinarurusan ang falling in love with someone else. Yung sexual infidelity lamang ang pinarurusahan ng ating batas. Hashtag Ask Attorney Gabby, paano naman kung napagbintangan lang akong kabit? Nakasama lang sa picture tapos ipinakalat, nakabit daw ako? Ano pong habol ko? Well, kung hindi naman totoo at ito ay pinagkalat lamang na ibang tao, ito ay maaaring isang form ng paninirangpuri na maaaring maging kasong kriminal. Kung spoken, as in sa harap ng ibang tao, sasabihin mo ay, naku,
si Sansu, kabit ni Gani. Ganyan. Lalo na kung ikaw isang kagalang-galang na miyembro ng komunidad, ito ay maaaring kaso ng oral defamation o slander. Kung ito naman ay nakasulat o i-announce sa Facebook o sa anumang form ng social media, ito naman ay maaaring isang form ng libel na palagi nating pinag-uusapan dito sa ating segment. Hashtag Attorney Gabby, may nakukulong ba talaga nakabit? Anong parusa ba sa mga kabit na yan? Well, depende kung ikaw ay babae o lalaki. Medyo madaya talaga ang mga batas natin tungkol sa pagpaparusa sa mga asawang nangangaliwa. So unfair. Pero ganito yan sa ilalim ng ating revised penal code. Kung ang babaeng asawa ay mangangaliwa, ang tawag sa krimen nito ay adultery at ito ay pakikipagtalik sa isang lalaki na hindi niya asawa. Maaaring makasuhan ang kanyang kalaguyo na lalaki kung alam ng lalaki na may asawa pala itong babae na to. Para sa adultery, ang babaeng nangaliwa at ang kanyang kabit na lalaki ay maaaring makulong ng hanggang 6 na taon. Ngunit kung ang lalaki nakapagtalik sa isang babae na hindi niya asawa ay hindi naman actually guilty ng krimen at all, at least not automatically. Ang counterpart krimen para... Ngayong Lunes, narito ang binabantay nating balita. Taas presyo sa isda at gulay sa Paco Market sa Maynila, naroon si Jomer Apresto. Taas sa bus terminal sa Elsa Cubao si James Agustin. Bantay sa NAIA Terminal 3 si Bam Alegre at nakatutok sa National Shrine and Parish of Divine Mercy sa Marilo, Bulacan ang kasama nating si Maris Umali. Ilatag natin iga ng mga unang balita ngayong umaga. Ngayong Holy Monday, mga biyahe pa probinsya sa ilang terminal ng bus sa EDSA Cubao, fully booked na. Sa NAIA, mga pasahero, unti-unti na rin dumarami. Presyo ng isda at gulay, tumaas na sa ilang palengke. Kung magkano, alamin. Isa na namang sunog, sumiklab sa Tondo, Maynila. Nasa 50 pamilya apektado. Kampo ni dating Negros Oriental 3rd District, Representative Arnolfo Teves Jr. Hiling ulit ng political asylum sa Timor-Leste kasunod pagkaka-aresto sa kanya roon. At Janeline Mercado in her motorcycle rider era, pinusuan ng netizens. Kaigan, kung mamamalengke kayo ngayong umaga, dagdagan ang budget dahil tumaas ang presyo ng mga isda at gulay sa palengke. Mula sa Maynila, may unang balita live si Jomer Apresto. Jomer! Igan, sa pagsisimula ng Holy Week, ramdam na ang pagtaas ng presyo ng ilang pangunahing bilihin tulad ng isda at gulay dito sa Paco Market sa lungsod ng Maynila. Lunes Santo pa lamang pero may pagtaas na sa presyo ng ilang pangunahing bilihin. Kagaya na lamang ng mga isdang tinda ni Mang Junior at Peter na nasa 10 hanggang 30 piso ang itinaas. Medyo tumaas niya kasi Holy Week ngayon. Siguro gawa ng medyo maliwanag ang buwan tsaka wala ganong hulingi. Halimbawa na dito ang malalaking bangus na mabibili lang ng 220 pesos noong nakarang linggo na nasa 240 pesos na ngayon ang kilo. Gayun din ang tilapia na dating 140 pesos at ngayon ay nasa 160 pesos ang kada kilo. Nasa 200 pesos naman ang lokal na galunggong mula sa dating 180 pesos. Habang ang dalagang bukid, tumaas din at nasa 260 pesos na ang kada kilo mula sa dating 220 pesos. Asa kayo, mas maganda po siguro, mamili sila ng maaga hanggat mura. Pwede naman sila mag-stock eh. Hindi makaagad masisira kasi sariwa naman isda namin. Sa gulay naman, kapansin-pansin ang pagtaas ng presyo ng mga lowland vegetables o gulay Tagalog. Ito daw kasi yung mga gulay na hindi na kailangan panglagyan ng karne.
karne. Ang okra nasa 200 pesos ngayon ang kilo mula sa 80 pesos lamang noong nakaraang linggo. Ang pechay Tagalog nasa 90 pesos ngayon ang kilo mula sa dating 60 pesos. Ang kamatis nasa 80 pesos ang kilo mula sa dating 70 pesos. 20 pesos naman ang itinaas ng talong na nasa 70 pesos ngayon ang kada kilo. Bahagya ring tumaas ang ilang Highland vegetables tulad ng broccoli at bell pepper na dating 180 pesos at ngayon ay 200 pesos ang kilo. Nananatili naman sa 120 pesos ang lokal na pulang sibuyas. Wala ka namang makikitang lokal na bawang dito pero ang imported na bawang ay nasa 140 pesos ang kilo. Sa posibilidad naman na tumaas pa ang presyo ng mga gulay, ito ang sabi ng ilang tindera. Depende po kung may mga supply pa po darating sa... Kasi madalang lang po ang, ang mga nagtitinda sa Divisoria pag ganyang halal. Pero mas maganda ngayon, mamili na. Kasi, mamura. Kasi pagdating ng Huwebes at saka Biyernes, mataas talaga yun. Samantala, Igan, sabi ng ilang mamimili, tingi-tingi muna ang kanilang mga bibilhin habang mataas pa ang presyo ng ilang pangunahing bilihin. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Ngayong Lunes Santo, dumarami na ang mga pasahero sa NAIA. Live mula sa NAIA Terminal 3, may pumapakita si Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Holy Monday at patuloy yung pagdating ng mga pasahero dito sa NAIA Terminal 3 at inaasahan darami pa ang mga biyahero habang umuusad ang Holy Week. White sand para sa mga balikbayan. Ito ang napiling family bonding ni Shirley Averilla ngayong umuwi ang kanyang kapatid mula Amerika matapos ang halos isang dekada. Lalo ngayon mas magaan na ang travel restrictions, mas madali na raw para muling masilayan ang ganda ng Pilipinas. It's great, no? You know, bonding with your sister and your pamangkin after 8 years. Mm-hmm. So, ang laking pasasalamat, you know, blessing for us na magkakasama kami uli to celebrate the Holy Week. It at least this time is, you know, normal na ngayon, unlike before na pandemic, limited lang talaga ang movement ng tao. Pero this time talaga makakabag-bonding ang family all together. Kung happy reunion sina Shirley, malungkot na paalaman naman sina Arlene De La Torre at pamilya niya. First time niya kasi magtatrabaho sa Hong Kong bilang domestic helper. Galing pa sila sa Nueva Ecija, kaya kahit 8 a.m. pa ang flight, andito na sila sa NAIA ng alauna ng madaling araw. Para hindi maatrasado sa oras, saka mahal na araw kasi, baka mamaya biglang sobrang traffic. May dala namang baby si Abdul Aziz sa pag-uwi nila muli sa Mindanao, kaya maaga rin sila pumunta. Tanghali pa ang flight nila pero andito na rin sila ngayon para hindi kailangan magmadali. Siyempre, inisip ko po na may anak po kasi ako, tapos yun nga po, para sabi ko, kawawa din naman ng bata kung mag-ano talaga tayo, magra-rush hour talaga tayo. Tsaka ang problema po kasi dun, kung mahuli tayo sa oras, siyempre, di mo naman magagawa na magmadali ka kung may dala-dala ka talagang bata. Susan, maraming flight, both domestic and international, yung nakaschedule ngayong umaga. Kaya naman makikita ninyo dito sa may entrance gate, may build-up na ng mga pasahero. Kaya kung merong lakad, agahan na lang yung dating para hindi maabala. Itong unang balita mula rito sa NAIA Terminal 3, Bam Alegre, para sa GMA Integrated News. Fully booked naman ang mga biyahe ng mga bus pa probinsya sa ilang bus terminal sa EDSA Cubao. Live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James? Susan, good morning. Ngayon pa lamang may mga kababayan na tayo na pauwi sa kanilang mga probinsya para raw makaiwas sa dagsa ng mga pasahero sa bus terminal sa mga susunod na araw. Pero fully booked na nga ang ilang biyahe tulad halimbawa noong patungo sa Bicol, Baguio at Zambales. Sa bus terminal na ito sa Cubao, fully booked na ang mga biyahe ng air-conditioned buses pa Camarines Norte hanggang March 31. Hanggang March 28 naman, fully booked ang pa Camarines Sur. May mga ordinary bus naman daw na bumabiyahe kada araw. Ang fully book po namin ay mga aircon buses lang. Pero yung mas ordinary po, first come, first serve po. Pwede naman pong sumakay tayo sa ordinary. Pero may extra bus pa pong aircon kung sakali man pong magsusubra pa rin ang mga pasahero. May extra bus pong aircon na gagamitin pa. Ang pamilya ni Arlene galing pang Ilocos Sur. Kadarating lang nila sa Metro Manila kanina madaling araw pero muling babiyahe pa Camarines Norte. Para kami ay hindi abot sa siksikan ng biyahe.
kasi yun nga, wala naman ng reservation. Tapos mahirap na sumakay, magkakalayo kami. Tuwing Holy Week, ginagawa namin yung family reunion. Si Sherin naglib na sa trabaho simula ngayong araw. Kasama niya babiyahe pa Quezon ang dalawang anak. Para makaaga kami ng biyahe kasi 'di ba sa ano mahirap ng biyahe sa Miraculous. Fully booked na rin ang biyahe pa Baguio at Zambales sa bus terminal na ito sa March 27 at 28. Nag-apply sila ng special permit sa LTFRB kaya may mga extra bus na babiyahe. Sa Miyerkules naman, inaasahan ng bus terminal na ito ang dagsaan ng mga pasahero. Kaya nagdagdag na sila ng mga bus sa babiyahe at nag-apply ng special permit sa ilang biyahe pa Nueva Ecija. Maaga sa terminal sa Edi na galing Pambicol at pauwi sa Nueva Ecija. Para iwas traffic. Na-traffic na rin dyan, maraming ginagawang kalsada. Susan, mahigpit naman yung seguridad na pinapatupad dun sa mga naikutan nating bus terminal dito sa Cubao. Paalala sa mga pasahero na bawal pa rin po yung pagdadala ng mga pinagbabawal na bagay tulad halimbawa ng barid, bladed weapon at mga flammable materials. Yan ang unang balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, nandito pa rin po tayo ngayon sa National Shrine of National Shrine and Parish of the Divine Mercy. At nandito po ako particular dito sa grotto ng Our Lady of Fatima. Makikita nyo rin po rito yung milagrosong tubig na isa sa mga pinakadinarayo dito sa simbahan pong ito. At makikita rin natin of course yung tatlong mga bata, si San Francisco, Santa Jacinta at si Blessed Lucia. Sa punto pong ito, makakausap po natin ang parochial vicar ng simbahan ito na si Father Jess De Silva para ipaliwanag niya po sa atin kung ano ba ang tungkol dito sa milagrosong tubig na ito. Good morning po, Father Jess. Good morning, Father Jess. Yes, so. Father Jess. Thank you so much po sa pagpapunlak. Una po sa lahat, kailan po ba na-discover itong milagrosong tubig na ito? At ano po ang ginagawa nitong milagro sa mga deboto? So ma'am, ito pong grotto na ito, ito pong specifically the fountain, was established 1984 nung sinimulan po itong talagang shrine na ito. Yung mga tao po, kadalasan, isa ito sa mga dinadayo sapagkat pinaniniwalaan nga po na yung mula yung tubig dito ay nakapagpapagaling. So, actually, siguro mga 3 months ago, meron ditong dinalang bata na merong sakit. Tapos, binuhusan namin ng tubig galing dito. Tapos, bumabalik siya after a month. Nagpapasalamat dahil nawala na yung sakit. We really didn't know kung paano ang nangyari din. Pero syempre, ina-attribute natin yan sa Diyos, sa kung paano ang Panginoon ay mahabagin sa mga nangangailangan. Lalo't divine mercy po yes, ito. So, opo. Punong-puno ng awa yes, ma'am. At compassion. And of course, I understand, marami rin pong mga nag-alay na ng saklay nila rito. Opo. Ano po ba yung kwento ng mga saklay na ito? Bakit inalay opo dito? Kadalasan po kasi, so sa mga nagsisimba po dito, lalo tigit yung mga may karamdaman, karamihan po sa kanila yung mga may hindi makalakad. So, ang ginagawa po nila, kumukuha po sila ng tubig dito, tapos yung iba po, pinapahid, iniinom, tapos po, so, pagka, pag-inumin. Opo, pagka po, pwede na po si o kapag magaling na po sila, hindi na nila kailangan yung saklay, iniaalay po nila sa misa. Wala lang po yung mga saklay ngayon dito dahil ibinigay na rin po doon sa mga iba naman nangangailangan. Sa mga nangangailangan po. At sana po very soon after ng kanilang pananampalataya yes, po dito ay i-donate na rin po nila ayan sa iba pang mga. Meron pa po ilang mga natitira pero yung iba po ibinibigay talaga namin sa mga nangangailangan pa ng saklay. Ito pong milagrosong tubig na ito, binibless niyo pa po ba yan? Or opo, as it is, blessed na po siya? Binibless pa rin po namin from time to time. Kasi syempre po marami pong mga pumupunta, marami ding mga dumadayo para dyan sa tubig na yan. So binibless po namin from time to time. Opo. Father, kausapin niyo po ang mga mananampalataya. I'm sure ngayong Holy Week po, ngayong panahon ng Kwaresma, marami po ang gugustuhin pumunta po rito sa inyo pong shrine. Ano po ang mga paalala natin sa nila? Ayan po. So, sa mga nais mong pumunta dito po sa pambansang Dambana ng Mabathalang Awa ng Diyos sa Marilao, lagi po kayong welcome na pumunta dito magdilay, magdasal. Dito po matatagpuan ito nga pong miraculous grotto natin. And then, also, nandito yung pinakamataas na imahe ng Divine Mercy sa buong mundo. Uh-huh. At siyempre hindi lang yon yung biyaya ng Diyos na makatagpo nila ang Panginoon at maramdaman ng mga tao ang kanyang mabathalang awa.
Father, kunin ko na rin po itong pagkakataon na ito kasi meron po ako mga dalang libro dito, yung Daan ng Cruz. Oo nga, nakita ko nga, nagpapamigay ka, ma'am. Marami pa po akong mga kopya dyan na maaari po ipamigay sa mga bata para as early as now, eh, nagsisimula na po yung kanilang pananampalataya at yung pagdarasal nila ng Stations of the Cross. Thank you very much, ma'am. Maraming po salamat, Father Jess De Silva, ang parochial vicar po ng National Shrine and Parish of the Divine Mercy. So mamaya po mga kapuso, makausap naman po natin yung isa sa mga pinaghimalaan niyang milagrosong tubig and of course ng Divine Mercy of Jesus Christ. Samantala mga kapuso, nakahanda na rin po ang mga Stations of the Cross sa iba't ibang bayan sa Bataan. Ang pinakamalaki ay matatagpuan sa Barangay Kaparangan sa bayan ng Orani. Gawa sa kawayan ang disenyo at pinailawan niyan. Malapieta naman ang tampok sa Barangay San Roque sa Samal. Sa Barangay Tabing Ilog, Samal, makikita ang pagbuhat ni Jesus sa krus. Sa Ilocos Norte, kabilang din sa mga pinapasyalan ng mga turista ang Stations of the Cross. Sa bayan ng Burgos, malapit ang mga krus sa malalaking wind turbine ng isang farm. Dinarayo rin ang Stations of the Cross sa isang simbahan sa bayan ng Pasukin. Meron ding Candle Chapel kung saan makikita ang mga imahe ng ilang santo. Sa Batangas, idinaan ng isang grupo sa pagbibisikleta ang paggunita nila sa Semana Santa. Sa tinatawag nilang bisikleta iglesia, sabay-sabay bumisita mga siklista sa pitong simbahan sa iba't ibang bayan sa Batangas. Sunod na naman sa Tondo, Maynila, abot sa 30 bahay ang natupok sa Barangay 107 kagabi. Yan ang unang balita ni Jomer Apresto. Napa-video na lang ang residenteng ito habang tinutupok ng apoy ang kanyang bahay sa Barangay 107 sa Tondo, Maynila. Tanging cellphone lang kasi ang kanyang naisalbang gamit. Kumain kasi kami sa baba kasama ng kapitbahay na ko. Tapos may nagsigawan, nakala namin nag-aaway. Nung may nagsabi na sunog, iwala akong dala, umakyat ako sa amin. Nung nakita ko sa bintana, yung apoy nasa kabila na ng bahay, ang bilis kasi ng apoy eh. Wala rin daw siyang katulong maghakot ng gamit dahil nasa trabaho pa ang kanyang asawa noong mga oras na yon. Ang ilang residente naman, nagtulong-tulong na sa pagbubuhat ng gamit ng kanila mga kapitbahay. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagsimula ang sunog mag-aalas 8 kagabi. Dahil dikit-dikit at pawang gawa sa light material sa mga bahay, agad na itinaas ay ikatlong alarma ang sunog kung saan nasa 12 truck ng bumbero ang kinailangang rumesponde. Umabot sa 30 bahay ang tinupok ng apoy at apektado ang nasa 50 pamilya. Isang senior citizen naman ang nahirapan umanong huminga pero agad ring nabigyan ng paunang lunas. Patay sa datos ng BFP, aabot sa 700,000 piso ang halaga ng napinsalang ari-arian. Ika-apat na sunog na ito sa Tondo sa nakalipas na 10 araw. Nitong Biyernes lang, 200 bahay sa 4 na Aroma Temporary Housing Building ang natupok sa Barangay 105. 600 pamilya ang naapektuhan o 1,800 individual. Noong Martes naman, March 19, 15 pamilya ang nawala ng bahay ng sumiklabang sunog sa Barangay 186. Wala namang naiulat na nasaktan doon pero ilang alagang hayop ang nasunog. Aabot naman sa 80 pamilya ang nasunugan sa panulukan ng Quirino at Herbosa na tumagal ng 2 oras Sabado ng madaling araw noong March 16. Paalala ng BFP, lalo na ngayong mahal na araw. Yung mga aalis po ng bahay, huwag po nilang kalimutan, aalisin po yung lahat ng mga appliances. I-shutdown po nila ang kanilang mga electric fuse at hanggang maaari, ibili nila sa mga kapitbahay nila yung bahay nila. Ito ang unang balita, Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, hihiling ulit ng political asylum ang kampo ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na naaresto at nakakulong pa rin sa Timor-Leste. Pinag-aaralan din nilang idulog sa United Nations Commission on Human Rights ang kaso ni Teves. May unang balita si Salima Refran. Hindi kasama ang naarestong si dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na umuwing NBIT mula Timor-Leste kahapon. Merong proseso sila doon sa Timor-Leste, ine-evaluate nila yung request ng Interpol at yung request namin.
ng request ng Pilipinas. Proseso po ng Timor-Leste yon, ang sinasabi natin doon, ginagalang natin ang lahat ng proseso ng bansa kung saan tayo ay isang requesting party lamang. Sa pahayag ng abogado ni Teves, humarap na raw sa korte ang dating kongresista kung saan in-extend pa ng 15 days ang kanyang detention para sa mga pagdinig. Nakausap na rin siya ng kanyang legal team doon at nabisita ng isang kaibigang Pinoy. Pero may dalawang Philippine government agents raw ang nagsubok magpasok ng cellphone para kunan si Teves sa detention sa layong mapahiya at iharas ito. Pinabulaan na naman ito ng NBI. Ang isa raw sa tinutukoy ni Atty. Topacio ay mismong si NBI Director Medardo de Lemos. Tayo naman ay pinahintulutan ng presidente mismo ng Timor-Leste na si President Jose Ramos Horta na kumuha ng litrato parang proof of life na nasa kanila na nga po si Congressman Teves. Ayon sa kampo ni Teves, magpapatuloy ang pagdinig ngayong araw kung saan maghahain ang kanyang team ng mga argumento para sa mga opsyon ng ex-congressman, kabilang raw muli ang paghingi ng political asylum. Nauna nang na-deny ang aplikasyon para dito ni Teves maging ang kanyang apela. Pinag-aaralan na rin daw ng kanyang legal team ang posibilidad na dalhin ang kaso ni Teves sa United Nations Commission on Human Rights. Ito ang unang balita sa Rima Refran para sa GMA Integrated News. Naharap pa rin sa maraming challenges ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa bansa, kabilang dyan ang kawalan nila ng karapatan sa pagdedesisyon tungkol sa healthcare ng kani-kanilang partner. Sinusubukan ng Quezon City LGU na tugunan ang problemang yan. Narito ang special report ni Darlene Kai. Sino ang pinaka nakakakilala sa iyo? Sa iyong mga pangarap, pinaniniwalaan at mga pinahahalagahan. Para sa marami, yan ang kanilang kabiyak o partner in life. Kaya sa oras ng pangangailangan o kung minsan ay sa bingit ng kamatayan, sila ang inaasahang gumawa ng mahalagang desisyon para sa atin. Dito sa Pilipinas, hindi ganyan ang realidad para sa same-sex couples o iyong mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Tulad ni na Margie at Christine, 12 taon na silang magkakilala, 3 taon na silang nagsasama sa bahay at namumuhay ng parang mag-asawa. Pero noong minsang na-ospital si Christine, hindi pinayagan si Margie na pumirma sa mga dokumento. Naka-question ako, sabi niya, hindi ka naman part ng family. Kailangan, ano ka, kailangan kapilindo. Wala pong maglalakad kasi busy naman yung pamilya. Kinailangan pa raw nilang hintayin ang kapatid ni Christine para pirmahan ang mga dokumento. Kaya, hindi agad nakalabas sa ospital si Christine. So, nalungkot ako, sinasabi ko, within 5-9 naman ako, wala pa rin pala akong parang. Dito sa Pilipinas, hindi kinikilala ang karapatan ng same-sex partners na maging healthcare agent ng bawat isa. Since we don't have same-sex marriage in the Philippines and they don't form part of the enumeration, they cannot make decisions. Under the family code, may order yan of support and also it determines, for instance, who will make these decisions. No? So, although sabi mo walang asawa, so it would be the children, and then ascendants, and then brothers and sisters. Ito ang sinubukang bigyan ng solusyon ng Ordinance No. 3221 or Right to Care Ordinance na ipinasa noong nakaraang taon ng Quezon City Local Government. Ito ang kauna-unahang ordinansa sa bansa na kinikilala ang karapatan ng same-sex couples na maging healthcare agent ng isa't isa. Ibig sabihin, sa Quezon City, pwede nang pumirma ng mga medical documents o gumawa ng mahalagang healthcare decisions ang same-sex partners para sa bawat isa. Gaya halimbawa ng pagpili ng uri ng medical treatment, procedures o tests.
Para naman ang magpapa siya para sa inyong kinabukasan, sa inyong kalusugan ay yung tunay na minamahal ninyong tao, ang partner ninyo. At hindi ang next of kin o sino mang hindi naman ninyo pinili. Kailangan lang ng couple na kumuha ng Right to Care card mula sa LGU. Nakalagay sa Right to Care card ang isang QR code na kapag in-scan ay makikita ang pinirmahang Special Power of Attorney o SPA ng may-ari ng card. Ang SPA ang nagbibigay pagkilala sa kanyang partner bilang healthcare agent. Sa Quezon City, no? Basta resident yung either yung principal kung sino yung may sakit o yung kanyang agent, then kailangan i-recognize ng mga ospital ito. Kung ano ang sabihin ng agent, that's presumed to be what the principal has also agreed to. Malaking bagay ito, lalo para sa LGBTQIA+ couples na hindi tanggap ng pamilya o mga mahal sa buhay ng isa't isa. Ang sinumang lalabag ay maaaring magmulta ng 5,000 piso at makulong ng hindi hihigit sa 6 na buwan. Bukod dyan, maaari ring masampahan ng administrative case ang sinumang empleyado o miyembro ng staff ng Quezon City LGU na hindi kikilala sa Right to Care card. Hindi na raw nagdalawang isip sina Margie at Christina mag-apply para kumuha ng Right to Care card. Magiging malaking bagay raw ito para sa kanila. Siya na yung talaga yung gusto ko nakasama. Excited po ako makuha yun dahil yun nga po, nakaranas kami na panghusga sa ibang tao. Ang kapangyarihan nitong Right to Care card ay kikilalanin lang sa loob ng Quezon City. Sa lapas ng lungsod, maaaring hindi nakilalanin bilang healthcare proxy yung same-sex partners. Ang kakailanganin na raw dito ay kaparehong ordinansa ng ibang LGU o kaya naman ay pagpasa na ng batas sa Kongreso. Nakabinbin pa rin sa Kongreso ang mga panukalang batas na kumikilala ng civil union ng same-sex couples. Ayon sa GMA Integrated News Research, may mga kaparehong panukalang batas na inihain noong 17th at 18th Congress, pero hanggang committee level lang natatalakay ang mga ito. Sana maging open kami sa inyo at sana matanggap nyo kami. Kasi lahat naman tayo nabubuhay, tsaka lahat naman tayo hindi naman kami iba sa inyo, tao din kami. Ang Right to Care Ordinance ay isang hakbang tungo sa pagkakapantay-pantay para sa LGBTQIA+ community at lahat ng mga sumusuporta sa laban nila. Mahaba at masalimuot pa ang paglalakbay. Pero para kina Margie at Christine, sulit naman ang biyahe. Kung sa dulo ng bahaghari ay makukuha nila ang gintong pagkilala at pagtanggap sa kanilang pagmamahalan. Ito ang unang balita. Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Just in time for Tag-init All Out for OPM ang week 2 ng All Out Sundays, the Summerversary Special. Opening pa lang, next level rock and roll agad ang hatid ng Pinoy rock band na Mayonnaise. Nakasama rin ang Ayos Barkada sa All Out Sunday stage ang Filipino hitmaker bands na Agsuta, Nobita, and I Belong to the Zoo. Pati na ang singer sang kantang Home Buddy. Nag-perform naman ang Team Jolly kasama ang South Korea-based Pinoy boy band na Horizon. May patikim naman ang hosts, judge, at winners ng The Clash sa mga aabangan sa singing competition this year. Present din si Ultimate Star Jenlyn Mercado na may soulful performance para sa finale week ng Kapuso Prime Series na Love, Die, Repeat. And speaking of Jenlyn, astig ang look ng Kapuso Star habang nakasakay sa kanyang big bike. Pinost niya yan sa kanyang Instagram account. Biro ng aktres sa caption, waiting na raw siya para sa kanyang next delivery. Kaya mag-book na kayo. Isa ang motorcycle riding sa hobbies nila ng hubby niyang si Dennis Trillo. Woo!
umaga mga kapuso, andito pa rin po tayo sa Clark Palpang. At makita niyo mga kapuso ay tumirik na nga po ang haring araw. At mga kapuso, hindi lamang po air temperature ang ating binabantayan. Ngunit pati na rin po ang heat index o damang init. Ayon sa PAGASA, ang heat index o damang init ay ang init na naramdaman ng katawan ng tao na may kasamang alinsangan. Kadalasang mas mataas ang datos ng heat index kesa sa air temperature. Ngayong Lunes Santo, posibleng umabot sa 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Puerto Princesa, Palawan. 41 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan, Bacnotan, La Union, Aburlan, Palawan, Pili, Camarines Sur at sa Cotabato City. Posibleng naman po umabot sa 38 degrees Celsius ang heat index sa Quezon City. Ayon sa PAGASA, easterlies ang nakaka-apekto ngayon sa eastern section ng ating bansa. Ingat po tayo mga kapuso at uminom po ng maraming tubig. Ako po si Anjo Pertiera. Know the weather before you go. Para mag-safe lagi, mga kapuso. Ngayong Lunes Santo, alamin natin ang pananampalataya ng mga deboto na nasa National Shrine and Parish of Divine Mercy sa Marilao, Bulacan. Balikin natin si Marie Sumali. Mga kapuso, nandito naman po tayo ngayon sa Our Lady of Guadalupe Chapel kung saan may connection din po ito dun sa Our Lady of Lourdes Cave. Dun po may makikita rin po tayo na bahagi ng miraculous fountain at makikita rin po natin dito sa aking likuran yung Holy Sepulcher. At yung mga pumupunta po rito na mga deboto at mga mananampalataya ay maaari pong lumakad dito na parang replica po kasi ito ng Holy Land. So merong mga steps na lalakarin. Makikita po natin dito yung image ng Our Lady of Guadalupe. Ito naman po yung replica ng burial cave ng ating Panginoong si Jesucristo. Dito makikita natin yung image ng Divine Mercy, pero sa labas po makikita natin yung talagang pagkataas-taas, yung 100 foot tall na Divine Mercy image. Dito yung image naman o replica ng Shroud of Turin at iba pang mga litrato. Sa punto pong ito ay kakausapin na po natin yung isa sa mga pinaghimalaan po ng milagrosong tubig na ito na kanina ay pinakita natin. Makakausap po natin si Ma'am Jennifer De Los Reyes. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am. Magandang umaga po. Kaya niyo po bang tumayo or hindi po? Kaya. Ayan, makapakita po natin. Ma'am, itatanong ko lang po sa inyo, kailan po ba nagsimula ang inyong debosyon sa Divine Mercy? Lumipat kami ng Divine ng Marilao is year 1998. Doon po nagsimula. Doon po nagsimula. Mula ano pong hiniling po ninyo kay Divine Mercy? Madami po. Ano po ang ilan sa mga siyempre, ito? Siyempre sa kalusugan, yung magkaroon ka ng sariling lupa't bahay. Lahat yun, pati mga material. Opo. Pero ano po yung pinakamasasabi nyo na milagroso talaga na ipinagkaloob sa inyo? Ano po yung hiniling ninyo? Ito na po, yung pagpapagaling niya sa akin ngayon. Ano po iba yung sakit nyo? Nagka-mild stroke po ako, hindi ako makalakad. Ngayon nakakalakad na, walang tungkod. Wow. Ayan, kaya ako po kayo pinatayo para mapakita natin kung gano'ng katindi yung himala. Kailan po ba kayo na-stroke? Last year po, October. Tapos ngayon po, nakalakad na ako ng January. Dahil po sa milagrosong tubig at magdarasal, pwede niyo po bang ibahagi sa amin? Kailangan po manalig at manampalataya kay Divine Mercy. Ano pa po yung gusto niyong mensahe na ibigay doon sa mga medyo nalulugmok sa buhay, yung may mga pinagdaraan ng matinding mga hamon, may mga karamdaman? Ano po yung maaari niyong ibahagi sa kanila na pag pumunta rin sila rito, iparating nila yung kanilang pananampalataya sa Panginoon, pwede rin silang pagmilagrohan? Lakasan ang loob at saka kailangan lang manalig at manampalataya sa Kanya. Sa Kanya po lahat ng galing ang lahat-lahat. Kailangan nating na isa puso ang pananampalataya. Hindi pwedeng basta ka na lang manampalataya na wala naman sa puso. Kailangan na dito po. Maraming pong salamat. Ayan po, nakita po natin isa sa mga talagang patunay na talagang maaaring pagmilagrohan ang may matinding debosyon at pananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Ito po Amen. Si Ma'am Jennifer De Los Reyes, isa po sa mga pinagmilagrohan ng ating Divine Mercy. Ang punong-puno ng awa
at compassion ng ating Panginoong Hesukristo. Maraming pong salamat sa inyo. Salamat po. Balik po muna tayo sa studio. Ayan po, ito na. Ganda naman ng shades, madam. Naman. Look at that, ha? Amerikang Amerika. Tagi nito talaga, guys, mga puso. At for sure, kanya-kanyang plano na kayo sa mga itong summer season ngayon po. Of course, your summer getaways niyo, sobrang special. Look, at ano to? Anong beach to? Well, Palawan? Hindi, mas maganda ano dyan. Kasi puro bato eh, oh. Hindi natin alam, di ba? Pero for sure, ating mga kapuso natin, kanya-kanyang flex sa kanilang summer adventure. Picture perfect. Ito ha, si Rochelle Mantillo sa Katungkulan Beach na tinatawag din daw na Cavite de Boracay. Oh, di ba? May Boracay Cavite sa Cavite. De Boracay. Mayroon pala yun. Cheers, cheers. Wow, cheers. Napakasarap to. Ginawa ni Mon. Tikman, tikman. Ikaw na lang. My sugar! My goodness! May entry din po si Sunny Ofren ng naging trip nila sa Gigantes Island. Wow! Look how beautiful that is. Ay, ang ganda! Yan po ang mga dagat, dalampasigan ng Pilipinas. World, the best in the world. The best in the world. At saka syempre kasama yung family kaya happy lagi. Hindi world class, it's the best the in the best. World. At ito, family bonding naman, sina Alan De Vera sa Lactas Falls sa Dingalan Aurora. Look at that. Ang lakas, mga good vibes ng summer trip niyo, mga kapuso. Nakakingit. Ay, ganda naman yun. Beautiful. Well, guys, para mga good vibes pa, meron po kayong instant 1,000 pesos each. Yay! Congratulations po. Happy, happy good vibes po sa inyo. Cheers. Cheers! Dagdag pang gasos yung 1,000 na yan para sa susunod yung lakad. At saan man kayo mapadpad niya sa huli niyo. At eto na, mga kapuso. Aba. Wala lang. Gusto ko lang magsabi ng word na aba just because it's fun. Because it's summer. By the way, ingat-ingat po tayo sa mga babiyahe ha. Maganda yung kalsada ngayon, hindi masyadong traffic. Tama. So mag-ingat din at huwag po magtapon sa labas ng kotse. Kasi naalala ko isang Holy Week nung nagbiyahe kami papunta sa Gada, bukas bintana yung mga tao, nagtapon ng mga huwag, please, huwag ha. Oo. Kaya kailangan sa sasakyan nyo meron kayong trash can. Basurahan. Or pag maghinto kayo sa mga gas stations, itapon nyo doon sa mga At ito lang mga kapuso, syempre tayo may i-flex this summer outing. Opo, ito Tita Tusan, outfit niya ready na ito. Hindi ba? Ito po ang unang hirit natin, taginit. Syempre, matindi agad. Ladies and gentlemen, tara na, one of the biggest water parks in Asia. Ay, ang saya-saya dyan, sobra. Yes, happy Monday mga kapuso. Nakatuloy-tuloy lang ang summer getaway ng UH Barkada. Kaya andito pa rin tayo ngayon sa one of the biggest water parks in Asia. Grabe, kanina nga sinubukan na namin ni Anjo ang isa sa mga water slides nila dito, ang Super Bowl. Grabe, na-enjoy talaga namin ni Anjo. Akala ko noong una, nakakaba siya eh. Pero yung unang kaba mo, more of saya talaga siya eh. Unang kaba lang, tapos saya-saya na agad lahat yon. And of course, syempre mga kapuso, hindi din ako nagpahuli, di ba? Sinulit ko na at sumubok pa ako ng ibang mga slides nila dito. Ato, una kong sinubukan mga kapuso ang kanilang hurricane slide na may 4 spacious slide na mas pina-extreme dahil sa spiral nitong shape. Pangdalawahan ito mga kapuso, kaya may enjoy ito ng mga lovebirds. At ang catch pool nito mga kapuso, may 3 feet na lalim at combined weight limit na 181 kilos. Ang saya din doon, para kami nagwe-wave-wave sa loob nung kasama ko. Tapos may madilim na mabilis ang pag-slide, kaya naman toto sigaw naman talaga ako. Grabe din yung paikot-ikot ko doon, ha? At syempre mga kapuso, sumunod naman na trinay ko ang kanilang aqua loop. Akala ko naman doon mapupunta ako sa outer space kasi naman yung capsule na shape ng kanilang sasakyan mo doon. 100 meter free fall ito sa 360 degrees loop. Habang nakatayo ka, bigla ka nalang babagsak. Ganun, magsaslide down ka papunta doon sa 5 feet na pool na may maximum weight limit na 90 kilos. Grabe, ha? Pagbagsak ko doon, as in, alam nyo mga kapuso, hindi talaga ako tumigil. Yung sigaw ko, hindi talaga tumigil hanggang lumabas ako doon sa 5 feet na pool na yon. Grabe. Pagbaba ko, nakakaba siya actually sa mga kapuso nating medyo gusto ng adventure. I'm sure matutuwa talaga kayo dito. Nako, syempre naman, papatalo ba ang ating morning opa? Syempre, hindi, di ba? Kaya naman, samahan natin ngayon si Kaloy, mga kapuso, sa isa sa mga pinakamakulay na slides nila dito, ang Octopus Racers! Kaloy! Eto na, Jensel! Tuloy-tuloy lang ang summer sa unang hirit. At eto, as batang UH, wala tayong inaatrasan. Ang taas-taas ang inakyat ko para dito sa ating next attraction. Eto ang
Octopus Racer. At ito nga ay 6 side-by-side racetrack na slide. At dahil dyan, pwede tayo makipag-unahan with your family and friends kapag may kasama kayong barkada. Ngayon, mga tropa, pips ko muna makakasabay ko dito para naman may kasama akong may enjoy itong Octopus Racer. Kaya naman, anong pahinintay natin? Simulan na natin itong slide. Let's go! So, may bago tayong itatry na attraction dito. Pero syempre, hindi pwedeng mawala ang kwento ni Kaloy sa kanyang naging experience sa Octopus Racers. Parang hinihingal ka pa, Kaloy. Ano nangyari? Onting kwento. Octopus Racers, this is the place to be, Anjo, para sa ating mga magkakabarkada. Kasi etong Octopus Racers, mga kapuso, isa to sa 14 slides na attraction dito sa ating water park na pinuntahan sa Mabalacat, Pampanga. At ang unique nga dito, it's a 6 side-by-side racetrack na slides. At talaga naman may enjoy nyo. Pwede makipagpaligsahan sa kaibigan mo. Sa UH Barkada and all, pero masaya siya. Competitive pa naman ako. Yes, try natin mamaya yan. Pero ang tanong ko, nako, matututo ka na kaya mag-surf dito? Siyempre! Oy, Angel! Sa galing! Gusto mo lang ako yan! Kaya ang dami mong nakikita habang takbo ka na rin. Dami! Pero wait, Angel! Ito na! Si Anju naman ngayon na ang susubok! Anjo, subukan mo na. O, sige. Habang nagpe-prepare si Anjo, i-explain natin kung ano yung gagawin niya. This is what we call So ngayon, pinaprepare siya ng staff dito sa Flowrider Attraction kung paano yung tamang gagawin. At ang gagawin nga ngayon ni Anjo ay pumupwesto na siya may proper form. Pagpupwesto na sa surfboard, tapos make sure na nakatali yung trunks o yung kung ano man yung swimsuit na gamit mo. So for Anjo, naka-short siya, kailangan lang naka-not maigi. Okay, eto, nakikita nyo ngayon si Anjo, if naitulak na dun sa ating flow rider. Maganda, no? Kaloy, parang dapat medyo marunong ka or may idea ka kung paano mag-surf? Ala, umikot-ikot na si Anjo! Actually, yung Flowrider, pwedeng 360 din ang gawin mo. Pero siyempre, alam mo, habang tuloy-tuloy lang ini-enjoy ni Anjo yung kanyang Flowrider experience, eh mamaya, tatry na rin natin yan. Yes, gusto ko din matry yan, Kaloy, no? Actually, madami pa kaming mga itatry dito, mga kapuso. Kaya naman, tutok lang kayo dito sa inyong pambansang morning show kung saan laging una ka, unang hirit, summer, saya na nga. At eto na nga, hindi nyo, nakita nyo umikot si Anjo. Kaya mo yan. Dahil it's a very special Monday today, ang taya sa pagluluto, si Susan, at ang ating birthday boy na si Mateo G. Pakabilisan! Kanina pa yan! Bossingan, maraming salamat. May mensahe bilisan, po ako bilisan. Para sa... Teka boss... muna ako muna, may babasahin muna para sa'yo. Wait lang. Ano? Ito, this is English eh. Indeed, Egan. This is a very special day. A very special. What are we going to cook, Mateo? Yes, Tita Susan. We are going to cook. Mga UH Barkada, standby lang po kayo dyan. Dahil ito po, napakatinding sorpresa nito. Paborito ni Boss Ivan. Ito na. Spaghetti. May spaghetti Filipino dito. Pinoy, napakatinding sarap nating Filipino spaghetti. At dito naman sa side ko, spaghetti Italianong halong Bisaya. Aba, siyempre, yung spaghetti ko may pinya dahil paborito ni Ivan. Special request niya eh. Kaya let's G! Let's G! So, siyempre, niluto na ho namin to ni Mateo, di ba, Mateo? Opo, ginisa na po namin ako. Tapos we have some ground meat there. We placed there with some tomato sauce. Okay. Very, very good. Kayo naman nata, anong ginagawa niyo dyan? Oh, yeah, this is very, very good too. Okay. Let's shake the... Bakit special yung spaghetti niyo dito? Because meron siyang cheese. Anong klaseng cheese? At grated cheese. Grated cheese, okay. Grated cheese. Grateful tayo sa cheese. Ako naman, Parmesan cheese. This is Parmesan. You can put some there like that. Okay. Just to add that.
And so, then you want to add some salt here, salt. Well, and, do the same, Mateo. Yes. I'm gonna pepper like that. I'm gonna sprinkle this spaghetti sauce with some. And you know what? I'm going to put some egg. Hey, oh, you put some egg also. Yeah, oh, because this is the Pinoy spaghetti. Yes po. Ay, naku, sa mga birthday party. Masarap din yan minsan-minsan. Ito, some olives just to add some flavor, ha? Some flavor there. Ayan. So, and then, mga kapuso, pwede niyong gamitin karne or kahit walang karne din, pwede din na tomato naman. Sauce lang. Oo, pwede. So, ilagay na natin ang ating noodles. Yun, lagay na natin. Opo. Tantyahin muna natin, Mateo, di ba? Kung tama yung sauce. Kasi mag... Ay, nilagay ko yung sa'yo. Oo. Para usually, 80 grams. Isang tao is 80 grams. Hindi, ilagay ko din ito lahat. Opo. Yeah, lagay na natin. Ayan. Nako, gustong-gusto ng mga bata ang spaghetti na matamis, Mateo. Yung sa'yo, mga pang ano yan eh, di ba? Pang mga adult, mga... medyo iba yung gusto na kanila mga taste buds, di ba? Opo, opo. Iba din, iba din. Bakit? Ang hirap haluin, ha? Oh, may kutsarita tayo dito. Sige, let's mix it well. Ayan. Wow, okay kang magatos ng pan, ha? Napakatindi yan. Ayan. Okay. So, okay, boss Egan, ready na? Yes, ready na yung ating boss, spaghetti. Boss, ready na spaghetti para sa'yo, boss. Pwede na itong tikman ng dagdag ating mga... Dagdag mo yung para kay boss Ivan. Pwede okay. Na, pwede na. Meron to. Ito, ligay, Gan. Ivan, at Igan, Galin, attorney. Come on. Kumuna daw tayo dito. Okay, guys. Let's here. Let's go down. Next. Mateo, ready na. But wait. Ay! Mateo, pumasaya yun. Yan, tikman na natin yung palabok ni Susan. Parang may gusto pa. Teka lang, I don't recommend mine. Please have the Susan. Bakit? May kulang ka ba dyan? Ito muna, teka lang. Ito lang. Let's wait. Dahil mayroong ibang gustong tumikim ng ating spaghetti ngayon, Mateo. Kasi na-excite sila sa luto mo. It's us. Mahal! Mahal! Hello! Nasa linya po natin. Naku, naputol. Naputol! Text na lang kita lang mamaya. Love you, love! Hello! 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 Look at your face, Mateo! Hi, bro! His face 10 years ago! Aliga! Hello, bro! First, say hi to Tita, Tito. Mateo, nag-hi na siya kanina. Yeah, thank you for everything. Thank you for being the best brother. Ang bilis, ha? Because you're my only brother. Kuya Ian. Also Ian. You can tell, no? Ano sila, no? That's so close together. Dapat matigas to ba? Salamat, UH. Salamat. Maraming salamat. Thank you, bro. Thank you. Okay. Muli, happy birthday, Mateo. Nasa linya natin. Ang Meralco. At dahil unang birthday mo kasama kami, balikan natin ang inyong most memorable moments mo, Mateo, dito sa unang hirit. Wow, maraming bulol yan. Marami yan. Panoorin natin ang kanyang mga chismis. Gagalaw, walang gagalaw. Tita naman, laptop ba to? Gina G ang ating morning sa kanyang pampagising na energy. Game na game sa pagluluto. What kind of vinegar is this, Mateo? Secret recipe ni Arman Suga.
sa fan gimmicks at pagbahagi ng kaalaman. Basta Bisaya, gahi! 1-2-1 series. Pwede yung step right leg. Good vibes din ang kanyang hatid Jesus saan man siya pumunta. Dahil Bisaya, mabait 200 na! Sa barangay man yan. Dahil dyan, meron kang washing machine! Yay! O sa palengke. Kung anong salaman na to. Ready? 1, 2, 3! Uy! Oh my gulay! Oh my gulay! Sa pagbibigay ng serbisyong totoo, ginagirin siya. Bibigay po tayo. And of course, we also have our Kapuso Foundation Relief Group. Kaya naman, ngayong birthday mo, girin kaming bumati sa iyo. Happy birthday, Mateo! Birthday! Thank you very much. De, gusto ko lang sabihin po, maraming salamat sa unang Hirit family. Thank you very much. Kahit marami akong absent, maraming salamat. De, pero maraming salamat din sa Public Affairs Team GMA. Thank you very much, Ma'am Nessa, Ma'am Joy, Ma'am Annette. Maraming salamat sa inyo lahat. GMA, thank you very much. Boss Egan, maraming salamat sa iyo. Flying kiss, boss. Balik mo naman dito. Naku, binabudbud ko sa spaghetti. Sorry. Salamat. Happy birthday! Maraming salamat. Happy birthday, salamat sa handa mo, ha? Susan, maraming salamat. The one and only. Salamat, Mateo. Happy birthday. We wish you the best. Babalik ang unang hirit! Balik ka na. Grabe, pagbugal talaga ito talaga. Mga kailangan nating malaman, pwede nang makita sa social media, no? Pati nga mga dental advice at mga sagot sa ating dental problems, pwede mo nang i-ask sa doc sa TikTok. Sa pagbibigay ng impormasyon sa usaping ngipin, nakilala si Doc Shaggy. Ito siya. Meron na siya ngayong 103.1K followers at 1.5 million likes sa TikTok. At bukod nga sa pagbibigay ng impormasyon, nakilala rin si Doc sa kanyang pagsasayaw. Yeah! Alika po, maupo muna tayo. Kami ba yung pasyente? Tayo yung pasyente, Shai? Tayo yung pasyente. Okay. Assistant ako ni Doc. Okay. Doc Shaggy, balita ko mahilig talaga kayong... Ako pala, hindi ko pala balita. Balita ko, sarili ko. Mahilig po talaga akong kumain. Siyempre gusto ko rin tutukan yung... Siyempre gusto ko rin tutukan yung aking oral health. Buti na lang, may mga creators na gaya mo para alam namin kung ano yung gagawin. Opo. Bakit niyo po naisipang dalin sa TikTok ang usapang ito? Bukod po sa gusto kong magpasaya, gusto ko din po makatulong sa mga tao para maging aware po sila sa ngipin nila, para mapangalagaan po nila yung mga ngipin nila. Ganun po. Thanks, Doc. Naamoy niyo po ba hininga ko ngayon? Doc, okay. Mabango naman. Mabango. Pogi na, mabango pa. Thank you, Doc. Ano pong madalas na kinoconsult sa inyo ng mga followers niyo po, Doc? Opo. Karamihan naman ang mga pasyente pumupunta talaga po sa dental clinic pag may masakit na. Yun nga sinasabi ko, wag lang pumunta sa dental clinic pag may concern. Opo, kasi mas maganda habang maliit pa yung sira ng kanyang ngipin, maagapan na. Tama. Diba? Tama. Kasi actually ako ngayon siya, may impacted yung aking molar. So tinitiis ko siya. Uy, wag daw. Yan ang sabi. Wag titiisin. Kasi nalaman ko lang kay Doc. Opo. Ano to, nahahaluan nyo po ng sayaw, Doc, yung mga binibigay nyo consultations. No? Pwede mo maki-short call up sa inyo. Ayun o. Yan naman sila sabi ka. Sige, kasama pala ako. Kasama tayo dyan. Okay. Ano? Cue music, please. Music, please. My favorite lang sa atin. Kaya gusto rin sana namin talagang mag-consult itong mga kapuso din natin. Ako, pwede po ba? Yes po, pwede po. Ito, Doc, pag sumakit at namagana ang ngipin, ano ang pwedeng gawin? Yes, yan ang layong sinasabi na habang maaga pa, kailangan ng agapan. Kasi prevention is cheaper
than cured. Opo. Tama. Yun nga po, pag masakit na po yung ating ngipin, hindi na kasi siya pwedeng pastahan. Mm-hmm. So, root canal or bunot na lang siya. Mm-hmm. Kung sakaling nasa bahay po tayo, pwede po tayong mag-take ng gamot na over-the-counter na pain reliever. Mm-hmm. Pero sabi ko, pansamantala lang po yun. Mas mainam na pumunta pa rin at pakonsulta sa dentista. Tsaka para ma-address do, kung makita kung ano yung nagkukos ng sakit. Opo. O, tama. Ganun po. Dok Shaggy, okay ba raw gumamit ng toothpaste with baking soda? Okay. Para sa akin, hindi ako fan ng mga products po na ganyan. Okay. Kasi alam po natin na ang baking soda ay may abrasive property. Mm-hmm. Madalas, pinanglilinis po yan ng correct. Tiles. Correct. Oo, napapanood ko yan sa tiles po bang ating mga ngipin? Hindi, kaya syempre. Kaya no. Di ba? So, ayun po, may abrasive property siya, kaya nagagasgas po yung ating ngipin na magkukos po ng pangingilo sa ating ngipin. Oh, Dok, ano masasabi mo sa DIY braces na nauuso? Kung sa akin, pabor joke. Kasi pag nasira yung ngipin nila, sa akin pa rin pupunta. Pero wag nating tangkilikin kasi hindi po yun maganda. Oo, kasi kailangan pinag-aaralan. Yes po, ilang taon po kaming nag-aral, tapos sila instant. Tama. At saka yung sa baking soda, ang para sa ngipin ay para sa ngipin. Yes po. Tama po. Ito naman, Dok. Yes. Okay po bang mag-mouthwash na lang at hindi na mag-toothbrush? Oh, it's a no again. No. Pag-toothbrush nga po, di ba, hindi sapat. Yung mouthwash pa kaya? Tama. Di ba po? Nga. Yes. It's a no po yun. Okay. Paano, Dok, pag sobrang late ka na mouthwash na lang meron? Pwede na yun? No, time management kasi. Okay. Hindi po. Okay. Ito, Dok, dapat bang magsipilyo agad after kumain? Ay, yun ang gusto kong malayan. Kasi right after. Po. Yes. It's a no po again. Bakit po? Kasi once po na kumakain po tayo, nagiging acidic po. O hindi po normal yung pH level sa ating bunganga. Okay. Nagiging acidic po siya. So pag acidic po ang ating bunganga, yung enamel part ng ating ngipin, which is itong puti po, nagiging malambot po siya. Once po na nag-toothbrush tayo agad dahil acidic yung ating ngipin, nagagaskas po siya. Nasisira po siya yung enamel part natin. Once na nasira po yung enamel, yun yung part ng ating katawan na hindi na po nag-re-grow. Oh, yes po. Okay. So, do you suggest, Doc, na dapat before kumain, mga 30 minutes, or after kumain, siguro mga 30 minutes, okay, then brush agad, wag agad. Sabi ko nga, napaka salamat sa pakita mo yung mga igan. May nasa linya uli ng telepono. Uy, naputol siya eh. LTFRB. Kita-kita uli tayo bukas sa Morning Show kung saan lagi una ka sa Unang Here! Uy, Nico Wahe! Happy birthday, Nico Wahe! Happy birthday, Nico Wahe! Double B. Muya pa ako. Nico Wahe, happy birthday ha! Kami na bahala sa'yo. Mateo, happy birthday, Mateo! Attorney, belated. Attorney, happy birthday! Wow! Oh, quiet! Wow. Quiet! Happy birthday! Luni Santo! Happy birthday, Mateo! Thank you! Happy birthday, Mateo! Susan, happy birthday! Happy birthday, Paolo!